problema. Eh, 2 months, isang beses kami kumain sa isang araw. So pag gumising ako, pag may pagkain, swerte. Pero yun na yun, first and last na yun. Pag hindi pa nakadiskarte magulang, gabi na, wala pa rin. Yun yung 2 months, tuloy-tuloy talaga yun. Hanggang sa may nagpautang and then gano'n. Sa inyo po, meron pa kayo na experience na gano'n na hindi makakalimutan? Lowest of low. Members only. Oh, actually, maraming ganyan. Kaya nga kung ano yung mga pagkakakitaan na nakikita kong pwede akong kumita, ginagawa ko. And in fact, isa rin sa mga summer na experience ko, magugulat ka, no, siguro ngayon ko lang ito masishare sa inyo, o yung nashare ko na rin natin sa iba pa, pero not on a big crowd. Isa sa mga summer na experience ko magtinda ng ice candy sa may Delpan, sa may Tondo. Ice candy, ha? Sa may Delpan, sa may Tondo. Summer yon, tumira naman ako nung sa isa kong pinsan sa may Delpan. Sa may Tondo. May tulay doon. Tapos doon sa ilalim ng tulay, marami roon mga shipping line na nagbabagsak ng mga bigas. Doon. Tapos may kita mo roon, binubuhat yun ng mga kargador doon. Kami naman, mga bata, mga kasama ko roon, nagtitinda kami ng ice candy. Meron kami dalang malaking lagayan ng styro box na malaki, nakalagay din yung mga ice candy. Tapos sila yung mga binibetahan namin noon. And isa rin siguro sa mga lowest of low na na-experience ko sa buhay, nung nasa Malate kami noon, every now and then na umuulan. Umuulan since yung apartment na nirerentahan namin noon, medyo may lumaan ng sobra, medyo bulok siya. So yung tagas ng tubig para nasa loob ng ng bahay. Ayun. Actually yung sala mo, yung sofa mo, yung sahig mo, higaan na rin namin yun, parang ganun. So yung tubig tumutulo, tumatagos hanggang doon. So imagine mo yung natutulog ka, pagkatapos may mga baldi sa paligid mo. Sinasahod yung patak ng ulan galing doon sa yero. Yeah, na experience ko rin yun. Yun yung mga unforgettable na lowest of the lows. And then there was this one time Pasko, nagtatrabaho ako sa McDonald's noon. Maliit lang naman ang sweldo ng service crew. And ako rin kasi yung sumusuporta sa sarili ko sa pag-aaral ko rin noon. Kaya Paskong Pasko yun, ang Noche Buena namin, Big Mac, galing sa McDonald's. Inabot na ako ng Pasko, nasa McDonald's, jumuti, na nag-out, bumili na lang ako ng Big Mac hanggang pag-uwi. Yun na yung Noche Buena namin. Sobrang nakaka-inspire talaga. Dahil marirealize mo talaga, mga kauno, no, na wala talaga imposible. Kumbaga yung current state mo ngayon or position in life, hindi talaga yan yung, hindi pa yan yun eh. You know? Talagang meron akong paborito yung quote kasi Boss William, sabi ko nga kay Apuarin, sobrang ganda na ito, na the best things in life has not happened yet, you know. Yung kumbaga yung pinakamasasarap na parte ng buhay natin hindi pa nangyayari. Kumbaga kahit dun sa mga naka-achieve na, meron pa yan eh. May next level and next level dun sa mga nagsasuffer ngayon. Sa inyong mga nagsisimula pa lang, wala pa masyadong sign up or benta, or hindi ka pa masyadong, hindi mo masyadong ma-pick up, you know, yung sistema. Talagang backstory lang talaga yan eh. And ngayon natin na-realize, as much as overwhelmed tayo every time we hear the story of Boss William Barbo, imagine ninyo, no? Ako hindi ko alam yung ice candy. Tsaka sobrang, di ba, kaya nga ang strength natin, mga kauno, if you remember, every time na nagla-live tayo, ang strength natin is, yun nga, magagaling yung leaders, of course, yung management, okay, but yung board of directors kasi, once upon a time, naging networker, kaya alam yung, you know, alam yung feel natin, alam ko yun, at the back of their hands, alam nila kung paanong nangyari. Now, when, if we talk about adversities naman, mga kauno, alam din nila kung how it is to be mahirap, you know, to suffer in life, and yung struggles din ng isang network marketer. Now, kaya ako naman sinasabi sa inyo, because doon tayo papunta ngayon, ano? Medyo pinainit natin ngayon, pas mapainitin natin. Boss William, yung hindi nyo naman pinakamakakalimutan, right, na mga rejections. Right. Hindi ko natatanungin sa inyo yung leading to mamaya na natin pag-usapan, leading towards yung pagbuo ng uno,
yung ano muna, yung mga rejections yung hindi nyo na makakalimutan talaga. Yung grabe talaga na parang hindi mo kakalain bakit nagawa niya yon o bakit ginanun ka. Okay, ayan, napakarami niyan, no? Of course, una-una na siguro diyan, syempre yung rejection from your own family. In my case, nangyari yan sa family ko mismo. There was this time nung nag-start na kasi ako sa networking, part-time ko siyang sinimula, nagtatrabaho ko sa hotel as a bartender during those time. So nag-request ako ng morning shift para right after ko mag-out sa hotel, doon ko naman ginagawa yung networking business ko. Siyempre, umatin ka presentation, pupunta ako sa opisina, katulad din natin, tapos yun, mga 11 p.m., nakaka-uwi ako, 12 or 1 a.m. Sure? Tapos uwi ko sa bahay during those time. Oh, God, are you stuck? Nakikitira lang ako sa kapatid ko, sa ate ko, and sa family niya, and then kasama ko rin yung mother ko. Ayun. And may two floors yun. So, siyempre, mga 1 a.m., uuwi na ako. Kailangan kong mag-doorbell bago pumasok. So, just imaginein mo, mag-doorbell ako. Diba? Kumbaga, nahihiya ako kasi nga, nakikishare lang ako ng tirahan doon. And then, ang magbubukas yung mother ko, bababa yun. And then, pagka open ang pintuan, doon mo maririnig yung saan ka na naman ang galing, madaling araw na, bakit ngayon ka lang dumating, nakaka-istorbo ka sa mga natutulog, ay mga ganon. And then, alam kasi nila, nag-networking na ako noon, meron ka ng magandang trabaho, bakit mapasok ka ba sa mga ganyan-ganyang mga networking, hindi mo ba alam, maraming mga nai-scam sa mga ganyan. Diba? Alam mo yun yung the whole day, pagod ka, sa trabaho mo, pagkatapos nag-network ka pa, tapos pag-uwi mo, yun pa yung mga salita na maririnig mo coming from family. So, na-experience ko rin yung ganon. And then, there was this time naman, yung best friend ko, as in yung best friend ko mismo, in-invite ko para umattend ng seminar. And syempre, normal sa ating mga networker yon, pagka ini-invite mo na ate ng seminar, kasi nga barkada mo na, alam mo na hindi sasama pagka ganun yung approach mo. Kaya ang sinabi ko sa kanya is, tara, gimmick tayo, lalabas tayo sa food ko. Tapos kita tayo sa ganitong venue. Hmm. And then, pagka dating niya ngayon doon, sa venue na yon, sinundo ko siya roon, tapos pumasok kami sa isang malaking seminar area, tapos pinaupo ko siya sa harap. Tapos sabi ko sa kanya, attend muna tayo ng seminar na to. And then after dito, tuloy yung gimmick natin. And then lumabas ako, and then nasa unahan siya. Maya-maya, nakaka-receive na ako ng mga messages niya sa ano pa ata yun, sa beeper pa ata yun eh. Ayun, no? So, pagkatapos, biglang sabi niya, pre, umalis na ako, umuwi na ako. Akala ko kasi, gigimik tayo. Hindi naman pala. Bakit mo pa ako dinala rito? So, medyo nakakasama sobra ng loob kasi ito yung mga tinatawag mo na kumbaga body-body mo talaga or best friend mo, barkada mo. Katapos, parang gano'n na lang, nabigla ka na lang iniwan. Tama. Umuwi siya. Oo, umuwi siya nang hindi ko alam. Lumabas siya ng seminar room, hindi ko alam. And then, dumiretso siya umuwi. Nagsabi na lang siya na umalis na siya. Nakikita niyo, naririnig niyo mga kauno. So, yung nararanasan ng mga natin, you know, bago uluma, actually, kahit kami hanggang ngayon, no, bago pa, maski nung bago pa mag-new normal, eh, naranasan din ng ating board of directors. Narinig nyo rin naman kila Boss Olive Colo, Boss Herbie, na meron din silang grabing mga experience. Kaya nga kapatid, you congratulate yourself every time you get rejected because you're in the right path. Isa lang naman ang technique, ito baka hindi pa alam ni Boss William, para hindi po kayo ma-reject, isa lang po ang technique, at i-reveal ko uli sa inyo ngayon, ang technique po ay huwag kayo mag-invite. Yun nga lang, pag di ka nag-invite, di ka yayaman. Kumbaga, kung hindi ka magbebenta, hindi ka rin yayaman. So,
Oo, kung ayaw nyo nga gumaling ka agad, di ba? O huwag ka umattend ng Zoom. Para ganun lang yun eh, di ba? So, kung gusto nyo naman na maging super healthy, mag-supplement ka. So, merong mga things that are inevitable eh. So, pag nagbe-business tayo, at lalong-lalo na sa ganito kalaking opportunity, eh, expect nyo na yung mga ganyang bagay, di ba? You brush it off and try again. Fast talk muna tayo, Boss William. Kasi papunta na ako dun sa mga questions na paano nasimula yung uno and ito, tapos mamaya after nung ating halftime natin, katulad nung dati mga kauno, no? Eh, dun naman tayo sa yung matindihan na talaga, yung mga ano natin, yung mga na-prepare talaga natin na mga gustong-gusto nyong marinig. Boss William, short questions, short answers lang po. Pag ikaw ay dumadaan sa, lahat naman tayo may ganun, gigising, medyo may araw na hindi maganda, it's either yung katawan or yung feeling or may hindi na maganda nangyari. How do you make yourself better on a bad day? Ako kasi, I listen to a good music, Boss William. How about you? I would say parehas tayo, no? Pagka medyo ang gising ko hindi masyado maganda, isa sa talagang nagpapaganda ng pakiramdam natin is yung musika. So I tend to listen sa mga music na kilig ko. Ayun, para medyo yung mood natin eh medyo kumanda. Ayun. And then yung noon is iipin ko na ano yung dapat ko gawin para maging productive ako next. Iyon yung next na iisipin. Yan. Ano ang pinaka cheesy na pick-up line sa inyo ni Ma'am Donna? Pick-up line? Ano ba pick-up line na? Yung hindi nyo makakalimutan, boss, na sinabi sa inyo nung kayo ay nagliligawan pa lang. Ako kasi sabi sa akin, Boss William, alam mo, gusto kita kasi hindi kita masasabunutan. Yun, hindi ko yun yung sinabi sa akin, boss. May ginanong ba kayo ni Ma'am Donna? Siguro, ano ba yung pick-up line ko sa kanya o pick-up line? Wala akong matandaan eh. Talagang love at first sight ka agad, ha? Hindi na kayo nagbulahan, Boss William. Boss, pili ka lang sa dalawa. Isa lang ang pwede mong piliin. Hindi ka makapag-toothbrush o hindi ka makapag-suklay. Ako, isa lang ang sagot ko dyan. Siguro, ano yung una mong pipiliin? Siguro yung makapag-toothbrush. Oh, tama. Harap tayo sa tao eh. Sa lahat ng ikot nyo buong Pilipinas at buong mundo, ma, Boss William, na minsan magkasama pa tayo, ano yung pinaka-weird o strange na ginawa sa inyo ng isang distributor dahil sa sobrang pagka-idol sa inyo? Normal lang siguro yung ano eh, no? Of course yung handshake. Pagkatapos minsan siguro hindi nila mapigilan, lalo na yung mga first time pa lang na may kita, yung bigla kang iyahag or bigla kang yayakapin habang tumatalon-talon sila. Alam mo yung mga ganun, tapos sabay magre-request ng pa-picture. Ayun siguro yung ano, yung kumbaga kadalasan na nangyayari, lalo na sa mga provinces pagka umiikot tayo. And I'm sure, hindi lang ako, pati ikaw mismo, na-experience mo yung ganyang bagay. Diba? Oh, kaya, nakita ko nga minsan, di ba, yung sa sobrang dami, sa sobrang dami na nagpapapicture sa'yo, yung nakakbay ka, hindi mo na binababa yung kamay mo, sila na lang yung pumupunta rin sa pwesto na yon. tama. Oo, gusto ko naman tanungin yung boss, kasi na-overwhelm pa rin ba pa kayo? Yung natutuwa pa rin, kasi ako nakikita ko na parang minsan na matatapos pa lang yung program o yung event natin, lahat sila nakatingin kung saan ka nakaupo para makalapit sa iyo. Na-overwhelm ka pa rin ba, Boss William? Yung parang yung naano ka pa rin na wow, parang ganon. Ako na natutuwa ako sobra sa ganon, na nakaka-inspire ka sa kanila, kasi isa lang naman yung ibig sabihin, no, na nai-inspire sila sa iyo, 'di ba? Na mas maganda na masuklian natin kung ano yung expectation din nila, 'di ba? Para mas lalo silang ma-inspire sa ginagawa nila, mas lalo silang bumilib sa negosyo na pinasukan nila,
And alam mo na sigurado makakatulong ka sa kanila sa kumbaga positive na reaction na ibibigay sa kanila. Ganda ng pagkakasabi niyo nun, boss, ha? Gusto ko yun. Ngayon ko lang uli, actually, parang ngayon ko lang narinig yun, eh. Yung, ang sarap ng feeling na alam mong nakakatulong ka sa kanila. Parang magandang, ano nga, ang ganda nun, ha? Magamit nga yun. Boss William, being a leader, anong nagde-network kayo at ngayon na napakalaking kumpanya, ano yung pinaka-weird na excuse na sinabi sa inyo dahil late siya? Excuse na sinabi dahil? Late. Late siya. Late dumating. Dahil late siya. Hmm. Okay. Parang bibihira lang kasi masabi sa akin yan kasi usually ako yung late. Oh, siguro yun. Siguro. Siguro para sa akin, 'di ba? Ayun yung parte ng buhay ko na needs improvement, yung pagiging late ko. In fact, ito sinasabi ko minsan pagka nagtotok ako, doon nga sa trabaho ko sa hotel, ang tawag sa akin is the late William Barbo. Dahil sa sobra kong late, halos araw-araw late ako pumasok. Hindi man maganda itong sasabihin ko, Boss William, pero alam mo ba, sa top 10 pala na karakteristik ng isang bilyonaryo, isang malupit na leader, isa pala talaga yung late. Totoo ko, I'm sure na napanood nyo na yun. Sabi ko, ganun ba? Parang hindi ata maganda. Ano ang secret talent niya, Boss William? Hindi, actually, I was being correct, pero yun talaga yung... kumbaga, kailangan i-improve sa akin yung pagiging late. Pero kaya naman ako late kasi nun sa trabaho sa hotel. Kasi nga, lagi akong pumunta tayo 1 a.m. makakatulog ako mga 2 a.m. to 3 a.m. Kailangan kong ang duty ko 6 a.m. Kailangan kong gumising ng 5 a.m. So ang tulog ko lang nun mga 3 hours to 4 hours lang. Kaya during those time, lagi akong late sa hotel. Kaya nga ang tinawag sa akin doon ng boss ko, the late William Barbo. Kaya yung 201 file ko ron, pagkatinginan mo, talagang sobrang daming late. Pero ang mindset ko naman kasi during those time is aanin ko naman yung magandang 201 file dahil wala naman akong balak maging empleyado for the rest of my life. Kaya nakatutok ako noon sa negosyo o sa networking. Meron ka bang secret talent, Boss William? Oh, yun. Yun yung sinabi ko kanina, yung 01 file ko sa hotel is puro late. And sabi ko naman sa sarili ko, wala naman akong balak na magtagal sa pagiging empleyado. Wala akong balak na ma-promote sa trabaho ko. Mm-hmm. Ah, okay. Boss William, kung naririnig... Wala akong pakialam sa pagiging late. Okay. Talent, boss. Talent. Meron ba kayo talent? Secret talent? Siguro yung talent ko lang is, through the course of doing the business ng networking, siguro yung nai-relate ko ng maigi, whether in presentation or instruction, yung gusto kong mangyari ng kompleto. Agree ako, boss. Ako, sa dami ng na-meet ko sa buong buhay ko, apakalinaw niyo magbigay ng instruction, napaka malumanay na kahit sobrang lalim nung taas nung IQ level ninyo, kaya niyong iganon yung salita. Now, ang ganda nung pagkakasagot niyo na yan kasi eto na po tayo, papunta na tayo sa mga tanong na mas importante at may kinalaman lalong-lalo na sa negosyo natin. Mga kauno, although yung mga tanong natin kanina, warm up lang, I'm sure maraming na tayong na-pick up. Boss William, you are a great speaker. Period. Ano po yung best practices na pwede nyong maibigay sa amin na tip para maging isang katulad nyong mahusay na speaker po? Lalong-lalo na, maraming bago po ngayon. Napaka-importante dyan, of course, syempre, yung experience mo. And then, pangalawa, preparation. Dapat talaga whatever yung speakership or guesting o kung saan ka magsasalita, napaka-importante ng preparation. Kailangan prepared ka.
And actually, ngayong gabi, meron akong pre-prepare na presentation and I hope na ma-share ko mamaya sa second round natin para sa lahat to. Para to, I'm sure sa ngayon, maraming nanonood sa atin ngayon dito na mga members, pero maraming mga members na. Diba? Marami sa atin dito, apat na klase ng networker ang nanonood sa atin ngayon dito. Una, yung hindi pa member. Pangalawa, yung bago pa lang. Pangatlo, yung kumikita ng sakto lang. At pang-apat, yung malaki na yung kinikita. Lahat yan, meron akong messages sa kanilang lahat, sa apat na yan. And mamaya sa second half natin, dun sa pre-prepare ko na sharing or presentation, partly training na rin siguro. I'm sure maa-address ko ng maigi yun at may bibigay ko sa kanila yung wisdom na gusto kong i-share sa kanila. Yan. Maraming salamat, Boss William, na nag-prepare talaga kayo for this. At dumadami pa rin tayo, Boss William, na dadagdagan yung mga attendees natin. Now, ito na, Boss William, ikwento nyo in brief yung naging transition from you being an employee to being a distributor. Tapos, although nabigyan na kami ng idea nila Boss Herbie, nila Boss Oliver, pero from your side of the story, naging part ka ng maraming network marketing company na nag-fold, naging top ka dito sa mga company na to, and ano yung mga naging dahilan para itayo ninyo ang numero unong negosyo ng bayan po ngayon? Okay. Siguro umpisan ko bago ako napasok sa industry ng networking. Una-una nga, nagtrabaho ako sa McDonald's, no, working student ako. And then right after graduating from college, which actually it took me 7 years para tapusin yung kurso ko na engineering, which is supposedly 5 years. Nagtrabaho naman ako next sa hotel naman, particularly sa hotel sa may Makati, sa may Greenbelt as bartender. And then nagtrabaho ko roon for 5 years. And then habang nagtrabaho ako dun sa hotel, meron isang kaibigan ko na invite ng invite sa akin na umattend ng seminar. And then usually kasi pagka mga seminar-seminar na yan, unang-una nating iniisip is merong ibebenta or merong iaalok. Kaya naman, ako naman, tanggi ako ng tanggi. Diba? Maulan, mainit, may gagawin ako, may pupuntahan ako, masama pakiramdam ko. Until one time, sabi sa akin ng close friend ko na yon, William, magkaibigan naman tayo. Diba? Ano ba naman yung pagbigyan mo ko ng isang beses lang? Unang-una, sasabi ko na sa iyo, wala kang babayaran. Mauupo ka lang, ikinig ka lang. Kung ayaw mo, doon sa diniscuss sa iyo, is hindi naman kita kukulitin. So nung narinig ko yung mga salitang iyon, wala akong babayaran, walang kulitan, mauupo lang. And since kaibigan ko naman, pinagbigyan ko. So matindi ako ng seminar and then yung seminar na yon, naalala ko pa yan sa may EDSA Shangri-La Hotel yan. And then pumwesto ko sa pinakalikod ng seminar room. Kasi nga, hindi naman ako interesado. Nandun lang ako para pagbigyan yung kaibigan ko na sobrang kulit. Diba? So hindi ako nakikinig, ina-explain ano yung company, ano yung product nila, hindi ako nakikinig. Until dumating na dun sa marketing plan, yung ginagawa nating one-year projection, yung pumasok ka, first month mo, may nakuha kang dalawa, isang kanan, isang kaliwa, yung dalawa mo nakuha, first month nila, which is your second month, kumuha rin, hanggang umabot ng 10 months, no total yung income, doon nakuha yung interest ko. Ang laki. Sabi ko nga sa sarili ko is, totoo ba to? Pwede ba talagang kumita ng ganito? Diba? Ganun. And then, right after ng seminar na yon, nag-awarding ng mga cheque. So nagbigayan ng mga cheque, in-award that, tapos yung mga malalaking cheque, pinagsalita. So doon ako nabaliw. Negative ako, ayoko ng benta-benta, pero nung nakita ko yung kitaan, positive ako doon. Diba? So pag-uwi ko ng bahay, hindi ako makatulog. And then, ang inisip ko na lang para malaman ko kung talagang legal siya is mag-investigate. Yung investigation na ginawa ko, napakasimple lang, pumunta ako ng bookstore. Particularly National Bookstore, pumunta ako sa marketing section ng mga libro. Naganap ako ng libro that talks about networking or multi-level marketing or direct selling.
And then bumili ako ng ilang piraso, and then pag-uwi ko ng bahay, binasa ko, and doon ko naintindihan about multi-level marketing or network marketing. Ayun. So, nag-join na ako. Ayun na. So, na-experience kong kumita, inabot ako ng 7 long months. Ito mga kauno, no, makinig kayo ha. Inabot ako ng 7 long months para kitain ko yung first ever cheque ko sa networking. And that is around US dollars kasi yun, $400. Okay. Ayun. 7 long months. Yung cheque ko na yun, na nakuha na yun, napaka-powerful nun. Alam nyo kung bakit sobrang powerful nun? Kasi sa lahat ng negative sa akin during those time, ipinakita ko yun. Alam mo yung sobrang gigil mo, ipinakita mo yun. Ang dami pa rin hindi naniwala, pero meron mang ilan-ilan, isa, dalawa, tatlo na naniwala. Diba? Until yung naniwala ulit na yon, may naniwala ulit, nagtuloy-tuloy. Ano yung nangyari sa amin, ano, sa akin, ano, 7 long months to earn my first ever check sa networking. Pero, it took me another 4 months lang ulit to earn my first million. Wow. So, ibig sabihin, 7 months plus 4 months, a total of 11 months pa lang na ginagawa ko yung networking, I made my first million na. Wow. Natatanda ko yun, doon ako bumili na kauna-una ang labas ng Honda CR-V. Mm-hmm. Pagkatapos, sinundo ko si Donna noon sa hotel, hindi niya alam na bumili na ako ng kotse. Okay. Tapos, nung sumakay siya, doon siya nagulat. Ayun. Doon siya nagulat and doon ko na rin siya na-convince na mag-join sa akin sa networking. Mm. May pagka-negative si Ma'am Donna dati nung nagsisimula po, di ba? Oh, sobrang negative siya kasi nga ang balak namin noon, nung wala pa sa networking, is sumakay kami ng barko. Yung mga luxury cruise, yung mga passenger cruise. Oo. Diba? Mag-work siya kasi ang work ko sa hotel, bartender siya naman, waitress. So, pwede kaming bumiyahe sa mga iba't ibang bansa, sa trabaho, sa passenger cruise, kikita kami ng US dollars, buwan-buwan, sigurado, may pasahero or wala. So, mas malaki sa kinikita namin sa hotel, nakakapagbiyahe pa kami. So, yun yung plano namin during those time. And nung pumasok ako sa networking, siya yung number one na kontra. Kasi nga, sabi niya, wala akong experience sa selling of products. At siyempre may mga naririnig na rin na negative about the industry ng networking, yung mga scam. Kaya isa rin sa very skeptic sa akin sa negosyo. Nakaka-relate kaming lahat mga Boss William, mga kauno, kung naririnig nyo, eh kung meron kayong partner na whether girlfriend or boyfriend or asawa mo na yan na skeptic, no? So alam nyo na ang dapat gawin, alam na natin, di ba? Boss William, ito na. Siguro I'll put it this way. Nakailan kayong network marketing company bago na itayo yung uno? Yun muna po, boss. Meron akong follow-up dyan. Okay. Naka-apat na companies. Kasi unang-una nga, yung kinikwento ko sa inyo kanina, yung unang company na yon nagkaroon ng problema. Yung mga products hindi dumarating. So parang sign up ang nangyayari, nagbabayad ng cash yung mga tao, walang product na nare-receive. Inabot na ng 5 buwan or 6 na buwan ata, hanggang 7 buwan wala yung mga produkto na pinramis. Kaya napilitan na kaming umalis. So lumipat sa isang company na naman, and then dun sa company na yon na pinasukan namin, lumaki yung grupo namin. In fact, yung company na yun na pangalawa, hanggang sa nagsarado yung company na yon, ako yung naging top one earner ng company na yon. And then, since nagsarado yon, walang choice kung hindi maghanap ulit ang another opportunity sa networking. Kasi na-appreciate mo na eh. Nagustuhan mo na yung networking business eh. Nakita mo na yung ano niya eh. Yung pwedeng ibigay sa iyo eh. In fact, doon sa first networking company ko, doon ko, etong bahay na to, Boots, na pinupuntahan natin, eto ngayon, kung nasaan ako ngayon. Mm-hmm. Produkto na to ng unang networking company ko. Wow.
Oh, nag-expand lang tong lote na to kasi nabili ko yung neighbor ko, yung lote niya binenta niya sa akin. Ah, okay. May natira pa po sa kanila. May natira pa po ba diyan na kapitbahay? Sorry, tuloy niyo lang kwento niyo. So, ayun. So, first networking ko, nagkaroon ng problema. Na-appreciate ko na yung networking. Naghanap ng magandang company. Unfortunately, yung pangalawa, nagkaroon na naman ng problema. Hindi pa, wala pang 3 taon. Alam kung saan, kung kailan malaki na yung network mo. Diba? Yung hinihintay mo na yung tinatawag na residual income kasi malaki na yung network mo. So, nag-collapse na naman siya, nag-fold up na naman. Diba? So, yung pangatlong company, palaki ka na naman ng network. Ang problema kasi sa proseso na ganun, nasisira ka sa mga leaders mo, sa mga downlines mo, lalong-lalo na doon sa mga tao na hindi nila naiintindihan na networker ka lang naman at hindi naman ikaw yung may-ari ng company. Pero hindi maiwasan sa mga sisi, ikaw ang kasama sa nasisisi ng mga tao simply because ikaw yung kumausap sa kanila nung nag-join sila. Tama. Diba? So, lumaki ulit yung grupo ko roon, naging top 1 earner ulit ako roon sa pangatlong company na yon. So wala ulit choice, 'di ba? Hanap na naman ng panibagong company, yung pang-apat na company na yon. Ganun ulit yung nangyari, yung pang-apat na company na yon is I would say very memorable din sa akin yon dahil yung time na yon nung nag-start kami sa pang-apat na company na yon, doon ako na aksidente, doon ako halos mamatay na sa pang-apat na company na yon. Yun yung time na bumabiyahe kami papunta ng Baguio kasama yung mga downlines ko. Mm-hmm. And then, ako, Chico yung ginagamit, downline ko yung nagda-drive. Kasi mm-hmm. sabi niya ganun, applying, punta tayo ng Baguio, merong leader doon, kapatid ko. Ang problema lang, merong isang leader din na kinukuha siya, baka maunahan tayo, better puntahan natin. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, hindi ko kaya ngayon mag-drive dahil pagod ako the whole day. Sabi niya, walang problema. Kami na lang ang magda-drive sa'yo. So, to cut the story short, yung downline ko yung nag-drive, nasa likod ako, and then papunta kami ng Baguio, 2:30 a.m. Mm-hmm. And ang date, Butch, February 14. Wow. Baguio. February 14. Diba? Kaya sinabi ko na February 14, gusto ko lang kumbaga i-share sa inyo. Nung nagne-network ako, wala akong Valentine's Day. Wala akong birthday. Wala akong mga special day. Ako, hataw ako 24/7. Ganun ako noon, nung time na nagne-network. Kaya kahit Valentine's Day yun, 2:30 a.m., nagpaalam ako kay Donna, and then naiintindihan na ni Donna yon kasi na-appreciate niya na yung networking. Bumiyahe kami ng downline ko, 2:30 a.m., tulog ako, pagising ko, nasa ospital na lang ako. Parang pelikula. And then yung kotse, yung Honda CR-V na nabili ko sa first networking ko is totally wreck siya. Total wreck yung kotse. Mm-hmm. Pagka nakita mo yung kotse, hindi mo akalaing buhay yung mga ano, mm-hmm. yung mga nakasakay. Grabe. Mm-hmm. Ayun. So, ayun ulit. So, hinataw ko ulit yon. Nagni-network ako. Kahit may braces ako rito sa leeg, meron ako rito sa kamay. Diba? And then meron 3 ribs ko rito sa katawan ko. May crack yon. Dito sa leeg ko rin, may crack din yon. And then nagde-network pa rin kami ni Donna noon. And then yung company, nag-last din yun ng almost 3 years. And then nakuha rin natin doon yung top position as in top 1 earner. Mm-hmm. Hanggang sa hindi na kami ma-payoutan ng company. Yung commission namin, inaabot na ng 4 na buwan, ng 5 buwan. Tapos, nagpe-pay in pa rin yung mga downlines, yung mga tao. So, until later on, nagsarado na rin yung company. And right after that, doon kami nagkakilala nila Oliver, nila... Actually, magkakakilala na kami sa first networking ko, magkakakilala na kami. Mm-hmm. Pero magkakaiba kami ng grupo. Oo. Magkakaiba mm-hmm. kami ng grupo. And then, doon sa last networking na yun, yung pang-apat, magka-grupo kami... Pero mag-cross line naman kami ni Oliver. Okay. Ayun. And then right after nung pang-apat na company na yon, personally nawalan na ako ng gana na sumali sa iba't ibang company.
Dahil sabi ko sa pang-apat na, na pagkakataon, parang walang pagbabago. Lahat ng hirap mo, lahat ng sakripisyo mo sa pagbibuild ng malaking network, nawawala na lang siya bigla-bigla nang hindi mo alam. Tama. Tapos ang mahirap kasi roon, yung laging transition, yung magsisimula ka na naman sa simula, tapos sisisiin ka naman ng mga tao, ng mga leaders na hindi naman naiintindihan, na hindi naman ikaw yung may-ari at hindi mo alam bakit nagsara. Ayun, kaya nung kinausap ko sila Herbie tsaka sila Oli, sabi ko kung papasok pa ulit sa ibang networking company, mukhang hindi na ako interesado. Oh. Pero kung gusto ninyo, since tayo naman ang nagpapalaki ng mga kumpanya na pinasok natin, bakit hindi na lang tayo ang mag-put up ng sarili nating company para from day one na binuksan natin, alam natin ang direksyon na pang long-term na networking business ang gusto nating gawin. Yung gusto nating mangyari sa atin this time, since tayo na yung may-ari, yun ang gagawin natin. Tama. Kaya doon finally nabuo yung company natin, yung Uno. In fact nga, if you will be asking how do we arrive with the name Uno, bago pa kasi nagkaroon ng Uno na networking, ang pangalanan ng anak ko si Uno. Ayun. Ang pangalanan ng anak ko si Uno, and yung mga previous companies na pinasok, ang sign ko sa mga grupo ko is laging number one. Laging ganun na. Kaya nung nag-isip kami ng pangalan, ano yung magandang pangalan, ay come up with the idea na ganun din, Uno. Tapos nilagyan na lang natin ng meaning. Unlimited network of opportunities. Tama. Oo. Was there ever, eto, first time ko tatanong yung sa inyo to, boss, sa harap ng libo nating nandito sa Zoom, was there ever another option for the name? O Uno lang talaga? Wala. Ayun na agad yung nabuo. Uno kasi medyo catchy yung name. Tama. Tapos madali siyang tandaan. Yeah. Pagkatapos, meron agad siyang ibig sabihin. Pag sinabi mo Uno. Diba? Boss William, sobrang successful ng Uno. Sobrang daming natulungan locally and internationally. Now, siyempre, gusto pa namin lalong ma-inspire before we go to our second half. Talk about yung struggles ng, yung kayo very successful as a networker. We heard about the stories of the struggles ng simula na Uno. From your side of the story, ano yung mga dilubyo natin when we were starting? Kasi kami pong mga distributors ngayon, especially mga bago, hindi natin kasi masyado ngayon napag-uusapan yan. But definitely, sobrang kami sa amin kasi, boss, na matatagal na, alam nyo naman, without naming names, dala namin talaga yung storya na yan. Na parang, kaya di ba, pag nagsasalita, kaya kami malakas, ganyan. Yung board of directors kasi talagang magagaling na networker. Now, gusto namin marinig sa inyo yung, ito naman, ngayon narinig na namin yung networking as a networker. Ito naman yung struggles natin nagsisimula. Ano yung mga kwentong hindi nyo makakalimutan? Kasi nakita nila na ngayon, sabog na sabog tayo, boss . Para ma-relate nila sa sitwasyon nila as an entrepreneur. Napakahirap nung simula nung Uno, dahil galing nga lang kami sa isang kumpanya na nag-fold up, na nalugi. So, in other words, nagkaroon ng attrition talaga. Diba? Yung mga downlines namin, yung mga leaders namin na naniniwala, parang nahihirap na naniniwala sa amin previously, parang nahihirap na naman silang maniwala na panibagong company na naman yung papasukin. And then considering na nagsarado yung previous company, di ba, kumbaga kukunti lang yung sumama sa amin during those time. And then yung unforgettable para sa akin noon, yung time na yun na nagsisimula pa lang ng Uno, nasabayan pa yan ng mga pyramiding scam na pera-pera yung labanan. Nasabayan yun. I'm sure yung mga matatagal sa atin dito, including you, Butch, makaka-relate ka rito. Ito yung mga pyramiding dati, yung mga SM fund, di ba? Yung mga tinatawag, yung mga Deutsche, mga Frank Swiss, yes. Di ba? Yan, yung mga ganyan. Ang dami niyan. Siguro mga more than apat na pyramiding scam
na pera-pera yung labanan, tapos malaki yan yung kita dahil malaki yan yung interes yung binibigay. So nagsisimula pa lang yung uno, alam mo yun, nagsisimula ka pa lang, gusto mong magkaroon ng legitimate na company, legitimate na networking, pangmatagalan na networking business. Pagkatapos, masasabayan ka sa paligid mo ang dami ng mga pyramiding scam. Tama. Tapos, yung mga leaders na nakuha namin na konti, yung iba pa ron, I would say baka mga 30% nung kasama namin sa umpisa, nainganyo pang pumasok sa pyramiding scam. And then, ang reasoning nila during those time is, bakit ka pa magpapakapagod sa pagbibuild ng tao? Eh dito, araw, kumbaga linggo-linggo, is yung pera mo kumikita. Kumbaga hindi mo na kailangan ng tao, pera mo mismo kumikita rito. So parang ganon. And then, minsan nakakasama namin yung mga kumikita ng malalaki dyan. Di ba, natatanda ko yung isang leader na kumikita ng malaki sa Frank Swiss. And then, kakain kami kasi ang office natin during that time is tapat ng ADB. Tama. Tapos pupunta kami roon sa may kainan. Ano sabi niyo may kainan doon sa may ano man lugar 'yon? Sa may Metro Walk. Yung Metro Walk. Metro Walk. 'Yun, oh, Metro Walk. Tapos pupunta kami sa Metro Walk. Hindi, makakasalubong namin doon yung mga nasa pyramiding scam. Pagkatapos biglang tatawagin kami. Tapos biglang papakitaan kami ng bulto-bultong pera na nasa bag nila. Alam mo yon, di ba? So, hindi kami na-tempt kasi marami silang ino-offer sa amin. Di ba? Pasok nyo na lang yung mga tao nyo rito, ganito. Bibigyan namin kayo ng ganitong slot. Wala na kayo lalabas na pera. Kikita na lang agad kayo. Pero dahil sa prinsipyo namin na kaya nga namin tinayo yung uno, gusto namin ng pangmatagalang networking business. Gusto namin ng legal at ethical na negosyo. Diba? Kaya hindi namin pinatulan yung mga pyramiding na yon. And nung time na yon, nung namamayagpag sila, siguro meron yung mga isang taon din. Diba? And siyempre, pyramiding yon is just a matter of time. Diba? Nag-collapse din. Nagsarado rin. And then, maraming nakulong. May mga nahuli. And sad to say, meron din mga iba na mga namatay. Mm-hmm. Namatay dahil pinatay. Mm-hmm. Dahil sa mga pera na nakuha nila, tama, sa mga investor nila na hindi na nila naisong. And from then on, unti-unti, yung mga tao o yung mga network leaders, unti-unti, nagbalikan ulit sa talagang legit na networking katulad ng uno. Kaya from then on, unti-unti, sumabog at lumaki ng lumaki ng lumaki yung uno. Hanggang yung opisina natin na yon sa ADB na yon napaka-notorious nun sa buong Ortigas. Bakit notorious sa buong Ortigas? Dahil sa sobrang dami ng tao, sa sobrang ingay natin. Diba? Na hanggang sa kalsada, ang daming mga sasakyan. Diba? Up to yung barangay, I remember yung barangay chairman noon doon sa Ortigas sa area natin, lumusob sa office yun, galit na galit, tapos hinahanap yung mga may-ari, hinahanap nga kami kasi nga bakit daw sobrang dami ng tao, bakit yung mga sasakyan nakaparada lahat sa gilid, tapos bakit yung mga tao nakaupo doon sa may ano bang tawag doon, yung bakal doon sa railing, sa gutter, doon sa may gutter, doon sa may railing doon, nakaupo yung mga tao. Di ba? So, bakit hindi raw makontrol yung tao? Eh, sa totoo lang, hindi talaga natin makontrol dahil by that time, talagang sabog na tayo, sobrang dami ng tao, mga 150 square meter lang yon, iilan lang ba yung kasya doon sa loob na yun? Di ba? Tapos, sobrang dami natin talaga. Di ba? And sa sobrang inis ng barangay nga, is yung railing nga roon na bakal, para hindi maupuan at masandalan ng tao, nilalagyan na ng barangay ng grasa. Tama. Diba? Tatanda mo pa yon, nilalagyan na ng grasa. Tapos yung mga sasakyan na naka-park sa may kalsada, tinutuo na nila lahat. Tama. Diba? Kaya tayo, senyasan tayo, yung sasakyan mo, itutuo na, lipat ka na. Ganun yung mga ano natin.
until hindi natin na-control pati yung mall doon sa tapat natin. Ano ba ang tawag doon sa mall? Podium mall. Podium. Yung podium mall doon. Oo, yung admin doon ng mall, yung manager ng mall. Pumunta na rin sa amin, kinausap din kami, nagre-reklamo dahil yung mga tao natin, nakatambay na raw lahat doon sa mga restaurants doon. And then, pati nga yung coffee shop doon, galit na galit, bakit daw yung mga tao natin is pinapabayaan tumambay doon nang hindi naman, na umu-order man is ang tagal na tumatambay. Isang kape ata, 2 oras o 3 oras, tapos ang dami nila. Tapos isang kape lang. And then tinanong nga namin, paano naman kayo nakasigurado na mga taga-ulo yan? Ang sabi nila, siguradong-sigurado kami kasi hindi na nga umu-order tapos itinatatak pa sa mga lamesa namin, ini-sketch pa yung UNO. Inuukit pa yung ulo. Kaya sigurado raw sila na mga taga-ulo. Di ba? Hanggang sa dumating yung point na pinitisyon na tayo ng buong Ortigas area na yon sa buong barangay. And then, kinausap kami ng landlord natin nung magre-renew na tayo ng contract. Di ba? Magre-renew na kami ng contract ng lease natin doon sa office, sa rental natin. Hindi na tayo ni-renew. And then, ang explanation sa amin is pinitition tayo o pinitition kayo ng buong Ortigas dito sa area na to. Kaya kahit gustuin kong i-renew kayo, hindi ko na kayo pwedeng i-renew. Grabe. Diba? And then, anong ginawa natin? Butch, diba? Dalawang ano lang ata yun. Parang 2 buwan lang yung ibinigay. Tama. Diba? Ang ginawa natin is lumipat tayo. Medyo area rin ng Ortigas. Tama. Lumipat tayo. Tatandaan mo pa yun, diba? Lumipat tayo doon. Tapos, yung contractor, sabi namin, in 2 months, kailangan tapos. So sabi nila, para magawa yan, kailangan 24 hours kami magtrabaho. Mm. At para magawa namin yung 24 hours, ganito kalaki yung contract na kailangan bayaran nyo sa amin sa renovation ng office. So wala kami magawa, di ba? Binayaran namin o nag-agree kami sa contract na yon. So in other words, na-deliver sa atin in 2 months time yung office na yon. Ito yung isa sa unforgettable na naman nangyari. Grand opening, in-announce natin. At tandaan nyo, yung grand opening ng UNO Headquarters. New UNO Headquarters. Diba? So, in-announce natin, pagbukas ng opisina, sobrang dami ng tao. Sobrang dami ng sasakyan. Nakapila yung mga tao simula sa entrance ng building. Hanggang sa elevator, nakapila. Diba? So the grand opening tayo, pumasok kami ron. Diba? Maghapon yun, simula umaga hanggang gabi. Pagdating kinabukasan, alam nyo ano nangyari? Hindi na pinapasok lahat ng mga distributor sa building. At ang worst, pati kami may-ari, hindi na rin pinapasok sa building na yun. Ang excuse is lahat ng tenant ng building nag-complain daw sa atin sa sobrang dami nating tao. Diba? Hindi natin akalain, but yun yung tatandaan natin, yung grand opening, closing day din pala. Pareho, sabay. Diba? Grand opening and then closing day. Kaya, di ba, boss, after noon, grand opening, closing day, di ba, ano nangyari? So, nagkaroon pa kami ng ano noon, doon sa building dahil nagreklamo nga kami paano yung ginastos namin sa renovation, bayad namin sa advance rental namin, ganito, ganyan. So, ayaw ibigay ng building. Nagkaroon pa ng konting legal matter doon. But eventually, after some time, ibinad din ang building yung ginastos namin doon sa renovation. Kasi nga, wala naman tayong kasalanan. Kasalanan pa talaga natin kung ganong karami yung tao natin. Eh sinabi naman natin sa kanila, sinabi naman namin sa kanila na networking kami at talagang maraming tao kami na company. Ganun nangyari. Kaya kung matatanda mo, Boots, right after nun, wala tayong choice kung hindi lumipat tayo sa Mega Mall doon sa may 5th floor. Lumipat tayo doon sa may 5th floor sa may seminar area nila. Yung seminar area na yon ng SM Mega Mall at narentahan natin siya ng Monday to Saturday.
araw-araw. Diba? Sobrang laki ng overhead nun sa rental pa lang dun sa mega mall. Pero wala tayong choice kasi we have to support yung mga members natin. Kailangan natin ituloy yung negosyo natin. Kaya kahit sobrang laki, I would say parang umaabot ng more or less 2 million pesos yung ginagastos noon sa mega mall every month. Tama. Diba ganun kalaki yung inaabot ng rental doon. Tama. Sa mega mall. Pero ayun, so tuloy-tuloy pa rin yung business noon until siguro nag-stay tayo doon ng mga 7 months ata. Yes. Kasi, mga ganun, 7 months, 8 months kasi napilitan din tayo na lumipat at maganap ng office kasi yung mega mall na rin yung nagko-complain sa atin. Kasi lahat doon ng members natin nakakalat daw sa buong mall. Tapos napablock yung mga shops ng mga ano, ng mga shops doon. Yung mga shop owner nagreklamo naman sa atin. Kasi yung tao natin is nakakalat, natatakpan yung mga shops nila. Yes. At saka nawalan sila ng mga staff boss kasi na-recruit natin lahat. Oo nga, ganun yung nangyari rin. Di ba? So, and then, nagkaroon pa kami ng special arrangement doon. Sabi ng Mega Mall noon, kailangan kumuha kayo na parang 20 ata yun o 30 na additional security guard kasi yung guard ng buong mall wala nang trinabaho kung hindi bantayan yung mga tao nyo. Kumbaga, i-disperse yung mga tao ninyo, i-control yung traffic ng tao ninyo, gano'n kaya nag-hire pa tayo ng additional para mga 20 to 30 security guards doon para bantayan lang yung mga tao natin doon. Kaya right after 7-8 months on, ayun, doon na tayo napalipat naman sa POEA. And then, ganun din yung nangyari. Bago nyo ikwento mo yung POEA, isingit ko lang, kasi yung sa mga sa Ortigas, mga kauno, na-experience ko yun, yung sinasabi ni boss, nilagyan ng grasa, kasi bago pa lang ako noon, lahat kami, dahil pagod na nakatayo, dahil bawal na sa gutter, sasampa kami sa railing, hindi namin alam, pauwi na kami, ang dami namin guhit sa puwet namin dahil nga sa grasa. Tapos binubuhusan kami mga kauno ng ihi o kaya ng basura ng mga kondo doon na kung saan kami nagmamam o nag-meeting after meeting. As in, lahat ng top earner na nandito pa ngayon, lahat kami nakatikim na po ng iba't ibang lasa ng ihi. So, alam na namin yung lasa ng Chinese ihi. Kasi iba-ibang lahi na nando doon eh. And yung sinasabi ni Boss William nung doon sa opening and closing na one day, high hopes kami noon mga kauno. Kasi aping-api tayo noon dahil sobrang wild, sobrang lakas. So, naghahanap na kami ng bagong bahay and sobrang excited kami. Pagpasok namin dun sa office, dun sa nilipatan natin na kung saan tayo nag one day opening closing, nabaliw kami kasi in 2 months, ganun nga, sobra sabi nga, actually kami mga leader, sabi namin, laki ng ginastos sa mga may-ari. Totoo, Boss William, sabi, laki namin ginastos sa mga may-ari rito, ganda ng office, ganyan, siksika na naman kami dun, sa baba, 1 million, 2 million, ganyan, sobrang high hopes kami, ang daming guests, ang lagi namin sinasabi sa guests, guys, grabe, imagine niyo ito yung office namin dati, kaliit-liit, 100 na tao, dikit-dikit na yung mukha. Ngayon, mas malaki na, ganyan-ganyan. Hindi na, kinabukasan, pagbalik namin doon. Hindi na kami pinapapasok, ang dami namin dalang pay-in talaga. Bawal daw magbayad, ganyan-ganyan. So, bagsak na naman kami ng moral. So, dahil nga, mabilis yung board of directors yun, lalipat tayo sa Mega Mall and that was sobrang lakas namin noon. Hindi ko makakalimutan sila, Lane and Daya, isa doon sa humusbong. Kasi napakadali mag-invite pag sa Mega Mall. Tara, mall tayo. So, meron doong tag dito. Anong tawag doon sa hall na yon? Parang malaking hall doon. Tawag nila, Great Hall. Tama. Oh, Great Hall. Yun. Great Hall nga pala, no? So, lagi ako nag-orient doon kasi technically, bago pa ako noon talaga. So, nung dati sa Luma, So doon nag-step up na talaga ako, talagang nag-orient po tayo doon. Paborito ko talaga mag-orient doon kasi first time ko makaka-experience ng imagine mo 1,000 tao, 'di ba? I-orient mo tapos baliw na baliw lahat, 'di ba? Ang alam niyo naman mga kaunang style ko dati, talagang half of the time nagpapatawa lang ako na hindi nila alam na o-orient na sila. So sobra, ang daming magagaling na speakers na build up, ang daming mga pero hindi ko makakalimutan talaga yung pag nagmamam na tayo mga kauno, nagmi-meeting na o kakausapin na yung guest,
grabe, naka-megaphone po ang lahat ng mga security guard ng Mega Mall. At sa mukha po namin, mga kauno, ang sigaw nila, "Oy, kayong mga payaman, umuwi na kayong mga payaman." Sa mukha namin. Tapos kaming may mga kotse, dahil sa fifth level kami nagpa-park, yun yung level ng Great Hall doon, hindi kami pwedeng lumabas sa parking area. Natatawa sila. Hindi kami pwede, may owner kami ha. And there was even a time ba, syempre wala tayong kain minsan. Sa una, di ba, parang okay lang, naintindihan namin kayo, trabaho. Pero pag wala kaming kain, kakahataw, minsan ako, hindi ko makakalimutan, sabi sa akin ng guard, "Sir, bawal kang lumabas dyan." Sabi ko, "Ano, bakit bawal ako lumabas?" "Kasi uno ka." Sabi ko, "Ha? Yun lang ang dahilan? O eh, paano may kotse ako doon, kahit na sa iba ako dahil sa iba ka dumaan?" Sabi ko, "Grabe." Sabi ko, "Sira ba ulo mo? Yung kotse ko nandyan." Sabi ko, "Ano gusto mo?" Siya lumapit sa akin. So, umabot po sa ganong punto. At can you just imagine, mga kauno, yung struggle from the pyramiding schemes to the barangay and to the police, na lagi kaming nababarangay, ilan na po na nadampot sa amin, napunta sa station, not for unscrupulous reasons, but for reasons na ano kami, magulo maingay. Pero hindi pa rin nawala yung momentum. At eto na po, nung nalipat na tayo dito sa may Mandaluyong. Ayan na, Boss William. Sobrang saya na niyan kasi ang laki-laki talaga niyan. Ano nangyari po nun? Ayan, so just sa POEA, kung matatanda ninyo, dalawa pa yung office natin dyan, kabilaan, di ba? Left and right ng kalsada, di ba? So, tapat na tapat ng Robinson's Galleria, so tuwan-tuwa lahat dyan, tuloy-tuloy yung paglakas natin dyan kasi mas malaki na yung office natin, mas malaki na yung seminar area natin. Boss, sorry. Naalala ko lang kasi nabasa ko lang sa group chat na ng mga leaders. Huwag ko daw kakalimutan banggitin. Mga kauno, dahil pinapalayas tayo sa Mega Mall after 2 months kasi wala na, mainit na sila sa atin. Para maintindihan nyo gano'ng katindi leaders, no? Yung dedication and grabe yung training talaga ginagawa nila. Master Willard, saludo pala. Idol Jericho, sama ko yung sarili ko kasi nagte-training na kami noon. Yung training and commit, iba talaga nangyari kasi para alam nyo lang, mag-uuso ng 1 or 2 hours. From Mega Mall po, hindi kami pwedeng mag-mam na doon or mag-meeting after meeting o kausapin ng guest. Bawal na po yun. Bawal din kami mag-stay sa loob ng Great Hall. So anong gagawin po namin? Maglalakad kami from Mega Mall to Metro Walk. Naalala niyo, boss? Tama. Metro Walk, oo. Sa Home Depot. Tama, oo. Nag-stay pa tayo ron ng ilang buwan din tayo doon kasi ayaw na ka tayo payagan sa Mega Mall. Hindi naman natin pwede ipatay yung building agad dun sa POEA. Tama. So wala na tayong area. Mm. Di ba? So una naghanap kami sa Metro Walk noon, walang magandang era sa Metro Walk, itinuro kami banda rin sa may Home Depot, which is adjacent lang yan dun sa may Metro Walk. So mga ilang buwan din tayo rin sa ano habang ginagawa yung office natin sa POEA. Ganun yung nangyari doon. Tama. Hindi talaga unforgettable yun, boss, kasi sobrang positive, sobrang daming ang gagaling mag-orient, you know? Tapos maglalakad ng 25 minutes papuntang ng Home Depot. Doon po kasi parang opisina natin, mga kauno, doon pwede mag-mam o kumausap ng guest. Grabe, 25 minutes yun. So positive, halfway ng lakad, negative na ulit. Nagne-negative na ulit. Bakit ganito? Layo, ganyan. So habang malapit na sa office, pagdating sa office doon, kailangan na naman namin latagan. True story to, mga kauno, I'm not even exaggerating. Kailangan namin baliwin ulit. Kasi dahil sa haba ng lakad, nag-negative na yung guest. So anyway, wala nire-request lang sa akin ng mga leaders ngayon, boss, na huwag ko na huwag kalimutan. Para ma-inspire kayo, mga kapatid, no? Kasi sobrang blessed ng new generation ngayon. Bigay na sa inyong lahat. So anyway, mag-POE8 story tayo, then mag-halftime tayo, Boss William. Tuloy niyo muna yung kwento niyo. Ayan, so right after nga dun sa ano, no? Natayo na yung office natin, mga ilang months lang tayo dun sa Home Depot na yon, and then natayo na yung office ngayon sa Ortigas. So ilang taon din tayo nagstay doon, parang 4 years or 5 years din tayo doon. So almost ito na 5 years, tama. I-re-renew na ulit natin yung ano natin, yung contract, kasi tapos na yung contract eh. Yung contract of lease, i-re-renew na ulit, di ba? Ayaw na nga yung bago mo kasi i-renew yon, kukuha ka muna ng barangay permit. Ayaw tayo ngayong bigyan ng barangay permit doon sa area na yon. Bakit ulit? Same complaint.
Sobrang dami ng tao, ang ingay, nagkokosta yun ng traffic. Tama. Ayun. Kaya napilitan tayong i-give up eventually yung office natin sa POEA. Tama. Ayun. Kaya ang ginawa natin ngayon is lumipat tayo ngayon dito sa may SM Ora na para mas malapit naman sa office natin sa Uno Premier sa BGC. Mm-hmm. Yan na yun. Yan naman yung istorya niyan. So ilang buwan din tayo dito sa SM Ora. Mm-hmm. Di ba? Ilang buwan din yun. Parang mga almost, parang mga 7-8 months din tayo dyan sa SM Ora. Ang laki rin ng overhead ng company dyan, more or less, nasa mga 2 million din yun, Monday to Saturday din. And yet, laging full house tayo. Laging puno yung mga seminar rooms natin, presentation natin, pati yung great hall nila, pinupuno natin. And then, katabi nga natin yung mga ibang MLM companies doon, yung ibang mga foreign companies pa, di ba? Nagugulat sila, bakit tayo laging full house tayo, laging puno tayo parate. Di ba? Ayun. So, until later on nga, naghanap na rin tayo ng office ulit. Kaya dyan na tayo ngayon, na pwesto ngayon sa West Insula na. Yan, sa loob na ng building mismo. Kaya yeah. kung lahat ng mga nakikinig ngayon, nakapunta na sa West Insula, may kita ninyo kung gano'ng kalaki yung kinuha nating office sa West Insula. Diba? Ang laki-laki niya. Great hall pa lang natin can accommodate up to 2,000. Kumbaga audience yung great hall pa lang. Tapos meron pa tayong room A, room B, room C, room D. Tama? Tapos meron pa tayong premier office pa. Kumuha na tayo talaga ng sobrang laki na dyan sa may West Insula. Na hindi pa rin magkasya. Na hindi pa rin magkasya. And in fact, alam din naman natin yun, di ba? Kumbaga meron din tayong kumbaga concern from the management or admin, di ba? Pinagbabawalan tayong magstay ng matagal sa baba at mag-gather. Diba? Pati nga sa mga nearby building natin, pinagbabawalan tayo kasi may mga complaint din tayo. Diba? Na kinokontrol naman natin everyday. Na marami na rin nadampot ng barangay. Oo. Diba? Sobrang dami ng tao. So diba? Sige, go ahead, boss. So, yun yung common problem natin, which is actually a good problem. Kailangan lang talaga ma-handle lang tama. Mm-hmm. Actually, lalong napapamahal yung kung nababasa niyo yung mga chat nila, lalong na in love yung ating, lalo na yung mga bago sa negosyo natin para ma-appreciate niyo kung bakit tayo ganito katatag, no? Wala talagang tsamba, walang shortcut talaga. Talagang daraan sa maraming pagkadara pa. Boss William, bago tayo mag-halftime, gusto ko lang itanong sa inyo to, parang semi-warm-up natin to, kung anong mangyayari sa halftime natin, alright? Para kayong mga kauno, makawiwi, makainom ng tubig, di ba? Kung ano man yung makapag-unat ka dyan, para talagang bakbaka na second half, although sobrang ganda na nangyari ng first half natin. Gusto ko itanong sa inyo, Boss William, halimbawa, nasa puso't isipan, especially ng mga bago ay, lalo na kung may mga invites po ngayon na alam ko marami po, kung meron akong trabaho ngayon, which we get all the time to boss, ha, William, online. May trabaho ako ngayon or meron akong negosyo ngayon. Pero gusto ko ng additional income pa. Ano ba pwede kong pasukin na pagkakitaan? Ano ang sagot ninyo sa ganyang common question ngayong new normal? Ayan. Kung meron kang trabaho ngayon or meron kang negosyo, pero dahil sa panahon ngayon ng pandemic, kailangan mong kumita ng extra, maraming paraan ng pagkakakitaan. Depende na lang yan sa hilig mo, depende rin yan sa puhunan na kaya mo, and definitely, marami dyan. Ang importante lang dapat is willing kang gawin. In short, hindi dapat tayo maarte kasi gusto nating kumita. Diba? So maraming trabaho dyan. Maraming negosyo dyan na pwede mong simulan, lalong-lalo na ngayon. Ang dami na ngayong negosyo online. Pero personally, kung ako ang tatanungin mo, is networking pa rin ang the best na negosyo na pwede mo gawin ngayon. At ang maganda, pwede mo rin siyang gawin ng online. Diba? Ngayon, you might be asking me, madali ba ang negosyo ng networking? Mahirap po siya. Hindi po siya madali. Mahirap po siya. Pero ito yung masasabi ko. Sa lahat ng mahirap na negosyo na pwede mo gawin, ito ang pinakamadali. Ulitin ko, sa lahat ng mahirap na negosyo na pwede mo gawin, ito ang pinakamadali. Pinakamadali. Bakit?
Kasi number one, una-una, kung ang problema mo kapital, etong negosyo natin, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Diba? Maliit na kapital lang ang kailangan mo. Dahil actually, ang maganda rito sa negosyo natin is maliit na kapital at pangalawa, may sistema na. Hindi mo kailangan mag-imbento ng sistema. Hindi mo kailangan manghula ng sistema. Hindi mo kailangan sabihin na ito ba mag-work, ito ba hindi mag-work. Etong sistema na to, nag-work na to. Proven and tested na siya for the longest time. Diba? Parang sabihin natin, diba? Maraming sistema na available sa labas, pero sobrang laki ng puhunan. Example natin, pag nag-franchise ka ng McDonald's o ng Jollibee, ang binabayaran mo ron, sistema. Magkano ang franchise ngayon? Diba? More or less, nasa mga 35 million pesos. Tama. 35 million pesos, franchise, McDonald's or Jollibee, ano binayaran mo ron? Yung sistema nila. Diba? Pero dito sa atin, ang maganda sa atin dito, yung sistema natin is proven and tested na siya. At ginagawa na siya for the longest time. Ang tanong na lang, ano ang resulta? Ang resulta, sobrang laki. Kaya nga, ang dami natin mga members, distributors ngayon na mga milyonaryo at milyonarya na coming from different backgrounds. And usually, talagang mga ordinary backgrounds talaga na ngayon kumikita ng mga extraordinary income. Diba? Yan yung maganda rito sa negosyo ng networking. Ngayon, ano pa yung pangalawa? O yung pangatlo, di ba? Unlimited yung training natin. Di ba? May sistema na, may mga training pa. Na usually libre yung mga trainings na ibinibigay. Di ba? Monday to Sunday, meron tayong Uno Live. Libre yun, sa Facebook lang yun. Ang gagawin mo lang is mag-tune in ka lang. Di ba? Aralin mo lang, makinig ka lang. Bukod pa sa training na ibinibigay ng company, meron pa mga personal assistance na ibinibigay sa iyo yung mga upline mo na tinatawag natin, yung mga coaches, di ba? So, imagine mo, maliit na kapital, tapos may sistema na, tapos kompleto 'to sa mga training. Di ba? Ano yung pang-apat na maganda rito? Di ba? Compare natin sa trabaho, ang daming requirement. Papakuhanin ka ng NBI, papakuhanin ka ng barangay ganito. Diba? And then, kung ano-ano mga requirement pa. O, huwag ka magtrabaho, magnegosyo ka, additional negosyo mo para kumita ka, mas malalong masakit sa ulo. Dahil, ang dami ng requirement, ang dami pang overhead expenses na kailangan mong bayaran. Diba? Samantalang sa atin dito, company na lahat ang nagbabayad ng overhead expenses. Wala kang empleyado, wala kang kuryente, walang tubig, walang telepono. Tama? Company na lahat ang magbabayad nun para sa iyo. Ang gagawin mo lang, ipopromote mo lang yung business. At ang maganda ngayon, mas napaganda, kasi ang pag-build ng network ngayon, mas lalong pinadali online sa bago nating sistema. Hindi katulad nung pinagkikwentuhan natin kanina, Boots, kailangan mo pang mag-invite, di ba? Dadali mo pa sa opisina, lalatagan mo pa, tapos i-engineer ka pa o mag-walk out pa yung guest mo. This time around, hindi na. Dahil ginagawa mo na siya online, di ba? Mas madali through FaceTime lang or Zoom lang. Ang maganda pa dahil online na siya, kahit mga prospect mo, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit international, pwede mo ngayong ma-approach. Hindi katulad dati kung sino lang yung kaya mong bitbitin sa opisina. Di ba? At ano pa yung panglima na mas maganda sa negosyo natin? International pa siya. Or masabi natin, global pa siya. Bakit global? Lalo na ngayon sa sistema ngayon online, magkakaroon ka ng mga downlines from different parts of the world. Diba? Meron sa Dubai, meron sa Hong Kong, meron sa Bahrain, meron sa Amerika, o sa country pa yan. Meron sa Taiwan, diba? So global yung business mo, and yet, nasa Pilipinas ka lang, diba? At ang pinakamaganda, nasa bahay ka lang, kasama mo yung pamilya mo. Diba? And syempre, yung pang-anim. Bakit maganda? Provided na lahat ng company. Andyan na yung product, andyan na yung sistema, tama? And worldwide pa siya. Pag pinag-usapan yung kitaan, paano naman yung kitaan?
Di ba? Sasabihin ko sa inyo, mas malaki pa siya sa karamihan ng mga traditional businesses na pwede mong simulan. And yet, ang kapital mo ang liit lang. Di ba? Yan yung maganda sa negosyo natin ngayon. Di ba? Kumbaga, mas lalong napaganda kung dati maraming nakaka-appreciate sa networking business sa Uno. Mas lalo sobra ngayon. Kaya naman, no wonder, ang Uno ngayon, ang negosyo natin, mas lalong lumakas. Kaya nga, blessing in disguise, ano? Pasensya na, no? Kumbaga, malungkot tayo na merong pandemic, malungkot tayo na maraming tinatamaan ng sakit, yung iba talagang namamatay, di ba? Pero ang maganda rito, blessing coming from the Lord, ang business natin, mas lalo pang lumakas. Ang maganda rito sa business natin, ang product natin are food supplements. Mga food supplements na nakakatulong to address particularly yung COVID-19 ngayon. Meron tayong vitamin C, meron tayong zinc, meron tayong VCO ngayon na malapit nang matapos yung pag-aaral dyan na might be isa sa kasagutan sa sakit ng COVID-19. In fact, marami na mga testimonies na nagme-message sa akin yung mga leaders natin. Diba? So mga food supplements, mga vitamins para palakasin ang immune system laban sa COVID-19 ang product natin. And yet, nakakatulong, nabibigyan ng pagkakakitaan ng ating mga kababayan na kailangan sa panahon ngayon dahil sobrang dami ang nawalan ng trabaho. Sobrang dami ang nabawasan yung kita dahil nabawasan yung pasok sa trabaho. Sobrang dami rin yung ayaw lumabas pero gustong kumita. Pero dahil may Uno na merong online business, ngayon kumikita ng mas malaki pa sa kinikita nila dati nung walang pandemic at nung nasa trabaho pa sila. Diba? Kaya iyan ang kasagutan natin doon sa mga nagtatanong. Diba? Anong maganda bang pagkakakitaan ang pwede natin gawin ngayon bukod sa trabaho mo or bukod sa negosyo na ginagawa mo ngayon? And napakagandang mindset yan. Whatever yung ginagawa mo ngayon, pinagkakakitaan mo, you have to add another basket of income. Dahil etong nangyaring pandemic na to, ito yung dapat magsilbing, kumbaga, lesson sa atin. Diba? Doon sa mga nakadepende lang doon sa employment nila. Tapos hindi naging open-minded sa other basket of income. Ano nangyari? Nagsarado yung kumpanya. Nawalan sila ngayon ng trabaho. Eh kung meron ka ngayong another source of income, edi meron ka dapat fallback. Tama? Kaya nga, kung meron tayong mga kamag-anak kakilala sa Amerika, very common sa kanila, maririnig mo, dalawa yung trabaho, tatlo yung trabaho, di ba? Dito sa atin sa Pilipinas, hindi, isang trabaho lang eh. It's about time for us to open our mind, di ba? Na magkaroon ng mga another basket of income. Napaka-importante na yon nowadays. Ang maganda nito, hindi siya mahirap, mas madali siya nowadays kasi digital na, naka-online na lang siya. Sistema na lang ang susundan mo. Marami nang gumawa, marami nang nagkaresulta, gagayahin mo na lang. Maraming salamat, Boss William, sa napaka-powerful na reasons why we should venture into this type of business, especially kung nasa numero uno ang gagawin mo, lalong-lalo na yung sistema ng grupo na ginagawa mo ngayon. Alam nyo mga kauno, huwag kayo malilito. Marami kayo nakikita kanina na 4x ganito, ganitong ganyan. Mga kapatid, the names may differ, but ang sistema natin ay halos si isa lang naman ang tono po niyan. Iba-iba lang yung approach because iba-ibang type of leadership o iba-ibang strategies. But basically, ang end result is the same. Alright? Kung makikita nyo, ngayon ay sobrang bagong pangalan ang umaangat. Lalo na pag nakita nyo yung lalabas na Mission 1 Impossible na kung ma-inspire kayo sobra mga kauno. So, here we go, Boss William. At sobrang nagulat kami na you prepared something for us. Ako mismo, kala ko magiging question and answer lang to. Take it away. The floor is yours. Alright? So mga kauno, focus tayo. Write things down. Let's do this. Ayun, very timely yung pinakita mo kaninang video, no? Boots, kasi ang pag-uusapan natin, of course, yung new normal of doing the business. Ayun, which is very important yan. Kailangan lahat kayo mga kauno, if you really want to succeed sa business natin, you really have to adapt the new system
which is the new normal of doing our business. Napaka-importante niyan. Di ba? Pag hindi mo siya in-adapt, sorry to say, I'm just being realistic lang, wala kang resulta na makukuha na maganda sa negosyo natin. So it's only one option if you want to succeed. Adapt to the new system of doing the business, which is yung online na. Diba? Kaya umattend ka lahat ng mga trainings na yan na pinopromote. Diba? And of course, hindi magiging successful yung uno sa new normal na to kung wala ang ating tinatawag na mga mentoring team. Ayan, di ba? Maraming salamat sa ating mentoring team. Di ba? Of course, pinapangunahan niya nila Willard, nila Jericho, ni Doc Rick, di ba? And of course, ang ating pambansang host, Mr. Butstan, di ba? And together, hand in hand, sa e-com team natin. Yung minention kanina ng mga pangalan ni Buts, maraming salamat sa inyo sa e-com team. And siyempre, yung support ng management headed by Mr. Gary Morales naman, and of course, operation naman, sila Rosel, and of course, kasama na dyan yung accounting natin and other department heads. No? Maraming salamat sa patuloy na suporta, dahil kung hindi dahil sa inyong lahat, hindi mas lalong magiging matagumpay ang new normal ng uno sa panahon ngayon. Diba? And despite sa mga nangyari sa atin ngayon, diba? Andiyan na yung COVID-19, andiyan na yung pandemic, andiyan na yung mga nawalan ng trabaho, andiyan pa yung bagyo ngayon na nangyari. I still believe we have to be thankful pa rin sa ating buhay dahil sa pangyayari ngayon na nandyan ka, nakikinig ka ngayon, kasama mo or katabi mo yung mga mahal mo sa buhay, wala kang sakit. Diba? Napakalaking bagay na yan ng pasasalamat sa ating Panginoon. Diba? And on top of that, nasa negosyo ka ng uno na patuloy pang lumalakas ng lumalakas ngayon, hindi katulad ng karamihan ng mga companies na, kumbaga, naapektuhan ng todo-todo negatively sa pandemic na nangyayari ngayon. Diba? So, napakaraming dapat ipagpasalamat. Ang kailangan lang yan, ang tamang attitude is, of course, kumbaga, sabi nga, we never give up. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Ang pandemic, nangyari na yan 100 years ago, pero nagpatuloy yung mga tao. Diba? Ang bagyo na nang experience natin, nangyari na yan, maraming beses na. Pati nung undoy pa. Kailangan nga lang, still, magpatuloy pa rin tayo. Diba? Sabi nga, there are far better things ahead than any we leave behind. Lalong-lalo na, nasa uno ka ngayon. Mas promising ang mga susunod na buwan at taon na mangyayari sa atin ngayon together with your family. And syempre, yung blessing na ngayon pa lang, wala tayong sakit, nakikinig tayo, kasama natin ang mahal natin sa buhay, lahat ng yan dapat pinapasalamatan natin sa ating Creator, of course, none other than our Lord, our Father God na nasa taas. And I would like to share these books sa inyong lahat. Di ba? Itong Bible verse na to, Psalms 91 verses 14 to 16. Kahit ano man yung mga nangyayari o pagsubok sa buhay natin, the Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Di ba? Kumbaga, lagi lang tayo magdasal at bumalik kay Lord. Alam mo, itong pandemic na to, no, kumbaga, very ironic or surprising na ang dami sobra yung nagbalik ng kalooban kay Lord God, no, which is kami na rin mismo sa family namin, pati sa mga friends and relatives din namin, napakarami na rin. And even sa mga kasama natin na mga business partners natin dito, mga top leaders, mga top earner, kumbaga, nagbalik na rin sila kay Lord. So,
napakagandang balita yan, di ba? Basta anything na nangyayari sa atin, di ba, maganda man o pangit man yan, lagi lang tayo magdasal dahil lahat alam niya na ibinigay sa atin yan dahil alam niya na kaya natin yan. Okay? So, dito na tayo, Boots. Yes, go ahead, boss. Tayo sa negosyo. So, pagka meron kang idea, Boots, ano, feel free to ano lang, ano, to interrupt me and then share your thoughts naman. Kung ano naman. Okay, boss. So, uumpisa na natin ngayon yung negosyo. As I said, marami rito yung mga leaders. Marami rin dito yung mga first-timer na in-invite ng mga members na. Di ba? Para patunayan lang gaano kaganda yung negosyo natin. 14 years na tayo sa industry. And yet, napakarami pa rin na patuloy na kumikita. Bakit kanina sinabi ko, networking pa rin para sa akin ang pinakamagandang negosyo na pwede mong gawin. Example na lang. Ito ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, ito, isa sa napakabata na top earner natin, si Moy Manapat. Recently lang, mga 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng video shoot ng mga kumikita sa Uno. Diba, na ipapalabas natin itong video shoot na to entitled Mission 1M Possible sa upcoming sales rally natin next Saturday and Sunday. So ito, batang-bata, 2 buwan, kumita siya ng 1.1 million pesos. So graduation, Moy Manapat. Diba, ang laki. And then, ang next, sino pa? Ito, estudyante rin nagsimula. Tandem naman. Diba? Partners naman sila. Diba? Yan, si Lance at saka si Andrea. Magkano yung total income nila? 2 billion pesos. Diba? Nung last shoot ng Mission 1M Possible. Ayan. Para patunayan na sobrang ganda ng negosyo natin, ito mga kabataan, and yet kumikita ng malaki. Diba? Ito pa, si Billy, ang success story niya na feature mismo sa Rated K. Magkano kinita? 1.1 million pesos. Diba? Dating batang reels. Diba? Ito naman, next, papakilala ko sa inyo. Diba? Christopher Paul Pasag, breaking the record sa Mission 1M Possible. Anong breaking the record? Dahil so far, siya ang nakabreak ng record, pinakamalaking encashment na ginawa sa Mission 1M Possible. Magkano? Almost 2.7 million pesos. Di ba? Kaya congratulations, Paul Pasag, di ba? And syempre, ang ating icon, ang ating top one earner, of course, si Ray Potestad, more than 1 million din ang kinita niya ng last na Mission 1 Impossible. Again, kailan lang yan? 2 weeks ago. Di ba? Yung mga commission na kinuha nila. Napakarami pa sobra yung pwede kong ipakita pero mauubos yung oras natin kung ipapakita ko lahat. Di ba? So, ano lang sinasabi rito? Napakaganda ng negosyo natin. Diba? Etong next slide na pinakita ko, ano sabi rito? Ito yung kadalasan mentality ng mga Pilipino. Diba? Natin. Ano yan? Your parents are not your emergency fund. Karamihan sa mga estudyante, karamihan sa mga medyo bata pa kahit may asawa. Para sa mga matatanda at may edad na, your children are not your retirement fund. Build your own wealth. Yeah? Isa yan sa mindset ko dati pa, nung nag-iaral pa lang ako. I have to create my own wealth. Kadalasan kasi, yung mga estudyante, umaasa na lang sa mga magulang. Kadalasan naman, yung mga magulang naman, umaasa na lang sa mga estudyante or mga anak nila na makakabawi naman sa kanila eventually. Hindi ho tama yung mindset na ganun. Habang buhay ho tayo, habang andito ho tayo at malakas pa ho tayo, we have all the power to build our own wealth ho. Diba? Napaka-importante po ng tamang mindset. Okay? Sabi nga ni Bill Gates, ano nga? Pag ipinanganak kang mahirap at nabuhay ka ng matagal at namatay ka pa rin ng mahirap, pagkakamali mo na yan. Diba? Lahat kayo na nandito ngayon, nasa Uno na kayo. Diba? Huwag nyo nang palampasin itong pagkakataon na to.
Nakita ninyo, pinakita ko yung mga sample dito, ang daming kumikita, million-million. Iilan pa lang yan sa napakarami pa at libo-libo pang mga kauno na kumikita ng malaki. Diba? Huwag nating sayangin yung opportunity na nakita mo yun ay uno, nandito ka na sa uno, and yet hindi ka magkakaroon ng magandang resulta. Diba? Kasalanan na ho yan. Kaya kasabi natin, alam mo na yung uno ngayon, tapusin mo na sa henerasyon mo ang kahirapan sa buong pamilya mo. Diba? Etong mga top earner na to, sila Ray Protestad, dating security guard, si Billy, dating batang realist. Diba? Kumbaga, eto yung mga example na sa henerasyon nila, pinili nilang tapusin ang kahirapan. Lahat tayo ho niyan, may opportunity ngayon habang nasa uno tayo na. Diba? Sabi nga, ang salitang mahirap ay imbento ng taong tamad. Walang mahirap sa taong may pangarap. Kanina kinuwento ko nga sa inyo, naranasan ko na lahat yung hirap. Nag-ice candy vendor pa ako. Nagtinda pa ako ng sigarilyo. Diba? Nag-tricycle driver pa ako habang nag-aaral pa lang ako noon. Nag-service crew pa ako. Lahat iniisip ko, ginawa ko ano yung pwede kong pagkakitaan para umasenso sa buhay. Bawal ang tamad sa negosyo natin. Napakadali na nga ng negosyo ngayon. Online na nga lang, tatamarin ka pa. Di ba? Real talk tayo, mga kauno. Okay lang ba? So sa yes, real boss. Talk to, di ba? Hindi ako nandito, mga kauno, para i-please kayo lahat. Di ba? Ang purpose ko, kaya ako nandito, is gisingin ang mga pangarap ninyo sa sarili ninyo at sa pamilya ninyo. Gisingin kayo na kaya nyo rin gawin ang nagawa at na-achieve ng mga ordinaryong tao na ipinapakita ko sa inyo kanina o pinakita ko sa inyo kanina. Diba? Marami ang galit sa networking dahil hindi sila kumita. Pero ang totoo, after nilang magbayad, wala na silang ginawa. Lahat tayo rito nakikinig ngayon. Diba? Sana hindi maging reason natin to eventually. Diba, nasasabihin ninyo is hindi kayo kumita dahil hindi kayo sinuportahan ng apply ninyo. O kaya is hindi maganda yung company. Where in fact, ang totoo is matigas ang ulo natin. Ang matotoo is tamad talaga tayo. Diba? Again, meron tayong maririnig na hindi masyadong maganda, pero okay lang yan kung para sa self-development naman natin. Para magising tayo sa katotohanan. Hindi lang puro magaganda yung kailangan natin marinig. Kailangan makarinig tayo ng mga real talk para magising tayo sa katotohanan. Diba? Another real talk. Marami sa mga networker ang willing yumaman. Pero hindi lahat willing magsakripisyo at trumabaho para kumita. Tapos pag hindi kumita, sisisiin ibang tao at kumpanya. Remember, pumasok kayong lahat dito, in-explain sa inyo lahat ng mga apply ninyo or mga sponsor ninyo na kailangan may trabaho dito. Kailangan trabahuin natin. Pero sigurado, pwede kang kumita. Pag sinipagan mo pa talaga at ginawa mo ng tama, pwede kang yumaman. Katulad ng nangyayari sa mga top earners natin ngayon. Diba? Sabi ni Henry C., ang dating Henry C., diba? There is no such thing as overnight success or easy money. If you fall, do not be discouraged. Try again. When you do well, do not change your ways. Diba? Ito, para to sa mga kumikita na at para to sa mga kumikita na ng sobra-sobrang malaki. Diba? Para sa mga kumikita na, diba? Kumbaga, kung ano yung ginagawa natin ngayon, kumikita tayo, I'm sure hindi pa tayo satisfied. Kulang pa yan para makompleto mo yung mga pangarap mo. Let's improve. Mag-isip pa tayo ng mga paraan. Sipagan pa natin. Dagdagan pa natin yung oras. Dagdagan pa natin yung commitment. Di ba? Mag-mentor pa tayo. Mag-duplicate pa tayo ng mga downline natin sa ilalim. Di ba? And para naman sa mga kumikita na ng malaki, di ba? Bawal lang mag-relax.
Sabi nga, do not change your ways. Kung ano yung ginagawa natin dati nung wala pa tayo at kumikita na tayo ng malaki, dapat ganun pa rin yung ginagawa natin. Alam mo, Butch, yung pinakamahirap dito, pag nasa itaas ka na. Pag nasa itaas ka na, is hindi mo na alam minsan kung ano pa yung mga dapat gawin. Kaya ang tendency ngayon, pag hindi mo naisip yung mga dapat mong gawin at hindi ka naging consistent, doon na nag-i-start yung pagbagsak mo. Marami na ako nakita na mga network leaders coming mismo sa grupo natin or sa company natin mismo. Marami ang kumikita dati ng malaki, hindi nila na-manage kung paano i-maintain yung kita nila ng malaki. Kaya anong nangyari? Sabi nga, or may kasabihan nga, di ba, ang upline na nagigipit sa offer, kumakapit. Diba? True. Kaya, mas lalo ngayon, napapariwara yung buhay. Di ba? Kaya kailangan, kaya nating i-manage yung success natin, kaya rin nating i-manage yung finances natin. Napaka-importante niyan. Another real talk, di ba? Alam nyo, bakit hirap na hirap tayo ng mga networker dito sa ginagawa natin? Tama? Bakit nahirap na hirap tayo? Kasi, sabi nga, hirap na hirap ang mga networker, mas maraming sacrifices, mas maraming rejection compare sa empleyado. Dahil tayong mga networkers, ang pinaglalaban natin ay pangarap natin, hindi sahod natin ng kinsenas katapusan. Kaya we have to understand na mas mahirap tong trabaho na to dahil pangarap mo at pangarap mo sa pamilya mo ang pinaglalaban natin, ang tinatrabaho natin. Hindi lang pangkinsenas at pangkatapusan na sweldo ang tinatrabaho natin. Diba? We have to understand this. We have to be clear about this, mga kauno. Diba? Ngayon, ano yung mga may experience natin dito? Diba? Patungo sa success natin. Diba? Lahat tayo dito nakaka-relate. Insult, frustration, rejection, failure, mistake. Lahat tayo dyan nakaka-relate. Lahat ng top earner dumaan sa proseso na ganyan. Walang top earner, kahit isa, na pwede magsabi, kahit kami, kahit sino, na hindi dumaan sa ganyang proseso. Kaya kung ikaw ngayon, nakaka-experience ka, dumadaan ka sa ganitong proseso, na-experience mo lahat yan, congratulations. Bakit? You are on the right track. Ibig sabihin, you are doing the business right. Huwag ka lang mag-quit, huwag ka lang hihinto. The more na maraming nagsiset sa iyo ng no, the more na dapat mas talo kang lumalakas. Treat lahat ng mga rejection as your vitamins, na parang mas lalo kang lumalakas pagka mas maraming rejections. Pagka ganyan ang mindset mo, congratulations, it's just a matter of time. You will be one of the very successful dito sa negosyo natin. Real talk ulit tayo. Ang totoo sa networking, sa simula, kailangan mong mag-invest. Tama. Pero hindi mag-invest lang ng pera. Mag-invest ng maraming oras sa maliit na kita. Pag nag-uumpisa ka sa negosyo natin, maliit lang ang kita mo pero sobrang dami ng oras ang ginagawa mo. At once nakapag-build ka na ng magandang foundation or malaking grupo, mapapansin mo na mas malaki na ang iyong kinikita kumpara sa oras na ibinibigay mo. Yung mga top earners natin ngayon dyan, nakaka-relate, lalo lang ngayong pandemic na to. Nasa bahay lang pero ginagawa yung business, but since malaki na ang grupo at maganda ang foundation ng grupo nila, ang income nila tuloy-tuloy. In fact, hindi lang tuloy-tuloy, mas lalo pang lumaki. Kaya doon sa mga nag-uumpisa pa lang, ngayon dito sa negosyo natin, mas maraming time talaga ang dapat mong i-invest sa negosyo natin and expect maliit muna yung income mo. Normal yan. Pero habang ginagawa mo, nagkakabaliktad na yan. Lumalaki na yung grupo mo, lumalaki na yung income mo, pero yung time mo ngayon is lumiliit naman sa ibinibigay mo sa grupo mo. Kasi meron ang tinatawag na duplication. Okay? Ngayon, etong time na to, no, hindi pwede. I'm sorry to say, sa mga iba nating mga kauno rito, hindi pwede rito yung parang
alam ko part-time mo siyang ginagawa pero dapat full-time attitude. Hindi rito pwede yung kung kailan mo lang piliin o gustong trabahuin, hindi ganito. Kung merong kang pangarap, I suggest gawin mo siya araw-araw. Hindi pwede yung once a week, twice a week, or thrice a week mo siyang gagawin. Hindi pwede yung pasundot-sundot lang ang gagawin mo tapos mag-e-expect ka ng malaki ang income. Hindi yung ganun dito sa negosyo natin. Bigyan mo siya ng maraming time at solidong time. Nabagit ko nga sa inyo kanina, di ba? Nagtatrabaho ako dati nung nag-network ako 24/7. Ang tulog ko lang is 4 to 6 hours every day. Pero sabi ko nga sa sarili ko, I don't mind. Okay lang sa akin yung walang tulog. Basta sigurado ako, nakikita ako na malaki. Kesa naman walang gising. Di ba? Kahit mag-training ka araw-araw, kung di mo i-apply, wala din. Ito yung isa sa napakalaking porsyento bakit maraming hindi nagsasucceed sa uno. Titingnan mo ngayon ang ating viewers. Kanina nasa mga 1,800 plus, almost 1,900. Tanong, lahat kaya yan after ng training natin na to, after ng uno idols natin na to, lahat kaya may a-apply nila ang mga natutunan nila? Karamihan, nag-e-enjoy makinig. Mamaya, matutulog, kinabukasan, nakalimutan, balik ulit sa dating gawin. Yan po ang katotohanan. Iilan lang po sa mga manonood dito ang nakinig at inintindi at inaral at sinigurado kinabukasan merong gagawing pagbabago at i-apply lahat ng mga natutunan. Ito po yung matatawag ko o masasabi kong pinakamalaking dahilan bakit maraming nag-fail sa negosyo natin. Di ba? Ang daming umaattend ng training, ang daming baliw sa training, puro training, pero lahat walang application. Diyan po nagkakatalo lahat ng failures doon sa mga successful. Diba? Hindi mo lang kailangan umattend ng training, kailangan i-apply mo sa totoong buhay. Diba? Knowing is not enough. You must take action. Action po ang sagot sa lahat ng mga pangarap natin dito sa uno. Diba? Kailangan po nating trabahuin ho. Diba? Ang oras ho natin ginto. Huwag nating aksayahin sa mga taong walang pangarap at sa mga taong di naniniwala sa iyo. Ang sagot natin yan, next agad. Diba? Huwag ho tayong, kumbaga, meron ka mga prospect. Pagkatapos, yung prospect mo ngayon, negative pa, and then, ang tagal-tagal mo nang kinukonvince, paulit-ulit ka, and yet, hindi ka naghahanap ng other prospect. Mga kauno, online na tayo ho ngayon. Alam mo ba na pagka inaral mo yung online, umattend ka sa mga mentor natin, sa mga e-com, di ba? Sa mga masters natin, di ba? Umattend ka sa kanila, napakarami po ng prospect sa online na hindi ka masyadong mahihirapan. May mga sikreto lang dyan na malalaman mo lang pag umattend ka ng mga trainings nila. Kaya napaka-importante umattend ng trainings at after umattend ng trainings, ano? Application. Importante. At huwag bumabad sa isang tao o sa dalawang tao. May tinatawag tayo dyan na 4SW rule. Some will join us, some will not join us, so what? Someone's next. Or someone is waiting. Diba? Kumbaga, dire-diretso lang tayo, maraming tao dyan naghihintay, kailangan lang natin, kumbaga, hanapin sila. Okay? Next, sometimes it takes the worst pain to bring about the best change. Alam niyo mga kauno, meron akong example dito. Kung kilala niyo ako dati, nung wala pa ako sa networking business, nasa employment pa lang ako, napakalayo po ng karakter ko. Bakit ho?
dahil napakamahiyain ko po sobra. At hindi mo ako ma-expect na magsalita sa crowd, mas lalo na sa maraming tao. Yan po yung karakter ko po. Pero dahil po sa isang incident po sa akin habang nag-networking po ako noon, first company ko po noon, in-invite ko po yung upline ko. Sabi ko sa upline ko, upline, since downline mo naman ako, baka pwedeng invite kita sa isang presentation. Ako yung magbabayad ng venue, ako yung magpapakain doon sa mga prospects, sa mga guests. Ang kailangan ko lang, merong mag-explain ng marketing plan at saka testimony. Kasi yung upline ko, magaling na siya mag-explain, tapos kumikita siya ng malaki. Samantalang ako, hindi ko pa kayang mag-explain sa crowd. Kaya ko mag-explain lang one-on-one. Pero hindi ko kayang mag-explain sa crowd. To cut the story short, dumating yung araw na yon. Punong-puno yung restaurant ng mga bisita, ng mga guests. Di ba? Hindi dumating yung upline. Ano pong nangyari? Walang presentation na nangyari. Kainan lang ang nangyari dahil hindi ko kayang mag-explain. Di ba? So from then on po, sabi ko sa sarili ko, kung ganito lang pala ang mangyayari, hindi ko na kailangang umasa pa sa kahit sino, not even sa upline ko. Kailangan kong matutong mag-explain. Kailangan kong matutong tumayo sa crowd. Kailangan ko matutong mag-explain at magsalita sa maraming tao. Kaya inaral ko po siya. Dumating sa time po na kinakausap ko yung sarili ko habang nag-explain ako to make sure na tama yung sinasabi ko. Dumating sa point in time, first presentation ko pa lang, I still remember. Small crowd nga lang yon, pero hindi ako makatingin sa tao. Nakatingin lang ako sa whiteboard at kung ano yung minemorize ko, yun lang yung sinusulat ko sa whiteboard. Kasi naiilang ako pagka nakatingin ako sa tao at pag yung mga tao nakatingin sa akin. Di ba? So yun yung worst pain na nangyari sa akin sa negosyo. Kaya naman, instead na ma-down ako, kinonvert ko siya into positive. Nag-level up ako. Di ba? Kung ano yung kailangan i-improve sa sarili ko, pinilit kong gawin. Kailangan natin yan, mga kauno. Kailangan natin matutong mag-present online. Kailangan mong aralin ang online presentation. Kailangan mo mag-upgrade, magkaroon ka ng computer, magkaroon ka ng laptop, magkaroon ka ng mirror ring or whatever, or microphone. Kailangan mo lahat yan sa negosyo na to kung gusto mong maging successful. Kung ako tatanungin mo, even if wala kang pera, pero alam mo sa sarili mo na masipag ka at tatrabahuin mo siya, kahit iutang mo pa sa 5-6 ang pagbili ng mga equipment na yan, gawin mo. Dahil alam mo na tatrabahuin mo at gagawin mo ng tama, sigurado kikita ka at mababayaran mo yan. At sigurado, magiging millionaire ka eventually. Diba? Naalala ko yung sinabi sa akin ni yung testimony ni Christopher Paul Pasag. Nag-start ang pandemic natin ng March 15. Tama? Tama. Naglayo lahat yung mga grupo niya, yung mga downline. Ilan ang natira sa kanya? 7. From 7 na yon, gumawa sila ng sistema, in-apply nila consistently every day ano nangyari. Di ba? Isa ngayon sa pinakamalaking kumita si Christopher Paul Pasan. 2.7 million pesos in cash 2 weeks ago. Kailan lang yun? March, April, May, June, July, August, September, October, November. 8 months lang yun, mga kauno. From 7 members na naiwan sa grupo niya. Diba? Gano'ng kalaki ngayon ang grupo niya? Ha? Next, the very important traits you must have in this business in order to succeed. Diba? Ito yung mga tanong ninyo. Ano ba yung mga sikreto? Ano yung mga importanteng traits na dapat meron ka? Patience, persistence, and consistency. Patience na dapat alam mo, ang success dito, hindi overnight. Ang success dito, it would take you, kumbaga, time. Remember kanina, kinuwento ko sa inyo, first networking company ko,
It took me 7 long months for my first ever commission check. Kung wala akong patience, aabot kaya ako ng 7 months, nag-network ako, wala akong income, puro gastos ako, puro pagod pa ako. Kasi nagtatrabaho pa ako sa hotel during those time. Diba? Mm. Patience, number one. Number two, persistence. Dito mo ilagay yung kakulitan mo. Diba? Kung makulit ka, eto dito mo ngayon gamitin. Diba? Dahil yung kakulitan mo rito sa negosyo, magagamit mo, magbibigay yan sa iyo ng napakagandang resulta. Diba? Huwag tayong mag-quit. Diba? We have to be persistent na ginagawa natin yung negosyo. And ang pinaka-importante, last but not the least, dapat consistent tayo. Diba? Yan yung sinabi ko sa inyo kanina. Marami ako nakita ang kumita ng malaki. But right after a while, diba, ano nangyari? Lumiit, nawala. Bakit? Hindi sila naging consistent. Diba? Again, mga kauno, ito yung pinaka-importante yung mga traits na dapat meron tayo. Diba? Persistence, patience, and consistency. Ayan. Remember, tandaan nating lahat, walang nagsisimulang magaling. Ngunit walang gumagaling hanggat hindi nagsisimula. Diba? Kaya most of us maaaring sabihin, hindi ako magaling sa computer, hindi ako techie, hindi ho excuse yan. Kung gusto mo talaga, merong paraan. Mahiyain ako, hindi excuse yan. Chat na nga lang eh, hindi mo na nga kausap ng personal, mahihiya ka pa. Diba? Kumbaga, kung gusto mo talaga, laging merong paraan. Katulad na lang kinuwento ko sa inyo kanina, kung kilala ninyo ako, before ako pumasok sa networking, napakalayo sobra ng personality ko. Pero dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng magandang resulta sa industriyang ito, pinilit ko kung ano yung dapat gawin na matutunan ko at mai-apply ko sa sarili ko at sa grupo ko. You can't go back and change the beginning. Past na yon. Simula ulit tayo ngayon, yung mga nakikinig dito. But you can start where you are and decide to change the ending. It's all up to you. Ikaw pa rin ang mag-decide, bottom line. Ikaw pa rin ang may control ng future mo. Diba? Lahat ng mga mistakes natin in the past, ngayon magpapasko na, ilang araw na lang. Papasok na yung 2021. Buong 2021, ganito pa rin ang senaryo natin. Dahil medyo matatagalan pang magkaroon ng distribution ng vaccine dito sa Pilipinas. Kaya expected yan, buong taon ng 2021. Same scenario pa rin tayo. Kailan ka pa kikilos? Kailan ka pa magigising sa katotohanan? Simulan mo na bukas. Lahat ang natutunan mo ngayon, i-apply na natin. Dahil application na lang ang kulang sa lahat ng mga natutunan mo. The secret of getting ahead is getting started. Umpisahan mo na bukas. Diba? Para sa mga kumikita na ng malaki, mga leaders natin. Di ba? Kumbaga, huwag tayong maging parang relax na lang. Di ba? Dahil ngayon, sa darating na ngayon na nasa new normal tayo, di ba? Sa darating na sales rally natin, di ba? Makikita natin kung sino yung mga naging very aggressive. Di ba? Kaya naman, ang resulta nila, sa darating na awarding natin, may kita ninyo, ibang-iba. Diba? Stay hungry, advice ko sa mga top earner. And follow your dreams. Diba? Tuloy-tuloy pa rin. Nagkaroon ka na ng kotse, nagkaroon ka na ng bahay, may savings ka na. Diba? Marami pang pwedeng ma-achieve sa buhay. Marami pa. Huwag tayong makontento kung ano na lang yung meron tayo ngayon. Sabi nga, ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Marami tayong mga maling practices
It's about time baguhin natin, mag-reflect tayo. 'Di ba? Dahil kung hindi ka willing baguhin 'yung mga nakasanayan na natin for the betterment ng negosyo natin, nagsasayang ka lang ng oras sa negosyo. Parang audience ka lang, hindi ka player. Sayang, 'di ba? Marami sa atin dito mga leaders na matatagal na sa negosyo sa uno. Yes, kumikita tayo, pero hindi enough siya, alam natin, para sa totoong pangarap mo. Totoong pangarap mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Diba? Marami pa rin tayo rito na matatagal na member ng uno. Diba? Wala pa rin yung totoong resulta na dapat meron ka na dapat kung talagang ginagawa mo ng tama yung negosyo natin. Kung talagang nagpupursige tayo. Hayaan mo na lang ba ang daming mga kauno natin? Yung iba, mga pumasok pa, nagmatagal, mas matagal pa tayo kesa sa kanila. And yet, eto sila, yung mga pangarap nila, yung mga resulta nila, nakikita natin. Samantalang tayo, mas matagal pa kesa sa kanila. And yet, parang kampante lang tayo. Hindi po dapat ganun yung attitude. Diba? Siguradong merong mali. Diba? It's about time gumising tayo. Ilang taon na tayo? Diba? Sabi nga ni Jack Ma, no? Kung 35 years old ka na at problema mo pa rin yung pera, wala ka pa rin sarili mong bahay, mas lalo lang wala ka pa rin sasakyan, kasalanang mortal mo na talaga yan. Anong nangyari sa loob ng 35 years? Eh, mas lalo na siguro dito sa uno. Ano nangyari? Ang tagal mo na sa uno. Bakit wala pa rin malupit na resulta? Real talk lang tayo. Di ba? Nakailang Pasko ka na sa uno. Bakit wala pa rin yung tunay na resulta? Di ba? It's about time. Nandito tayo hindi para kumita lang ng pang expenses natin for the next 2 months, 3 months. Hindi yung ganun. Nandito ka sa uno para tuparin yung pangarap mo. Pangarap. Yung totoong pangarap mo. Yeah. Pangarap dapat ang ipinaglalaban mo rito. Nasa new normal of doing the business na tayo. Mas madaling gawin ang negosyo ngayon compare dati. Dapat by this time, magising na tayo sa katotohanan, ginagawa na dapat natin ng tama ang negosyo. Diba? Ayan. And then, ayan, parang nag-stack up ang PowerPoint ko. Try nyong i-scroll, boss. Hindi siya nag-scroll? Hindi eh. Dali ha. I-check ko lang. Sige lang, boss. Go ahead. Parang hindi kinaya ng PowerPoint ko eh. Parang ano... Gusto nang humataw, boss. Oo, parang ano eh. So yun mga kauno, no? Yung nakita nyo from slides, the slides rather na pinakita ng Boss William, magandang payo para sa mga bago at napaka gandang payo lalo na sa atin mga katulad kong mga matagal na sa negosyo. Kaya like I said, sobrang powerful yung magiging sharing ni Boss William talaga sa atin ngayon, especially yung kanyang sharing ay para sa lahat, no? So whether bago ka o ngayon ay invite ka pa lang o matagal ka na, talagang magandang topic sa ating mga balikap yung nangyari. Okay na ba siya, Boss William? Apat na klase yung meron sa ating ngayon dito. Ito yung mga papasok pa lang sa negosyo natin. Tama. O yung bagong pasok pa lang o yung average na kumikita naman regularly at yung kumikita talaga ng malakihan. Advice ko para sa mga hindi pa member ng UNO pero nakikinig ngayon, napakaswerte mo dahil isa ka sa naimbitahan ng kaibigan mo or kamag-anak mo para makinig dito. Napakagandang opportunity po ng UNO.
14 years na in the industry. Ang dami ng kumita, ang dami ng yumaman, di ba? Alamin mo kung bakit. Ito na yung pagkakataon, ito na yung pinakamagandang regalo na mabibigay mo sa sarili mo at sa pamilya mo itong Pasko na to. Diba? Ang negosyo ng uno. Para naman doon sa mga bago pa lang dito sa negosyo natin, samantalahin mo na, nasa magandang kumpanya ka na, nasa magandang grupo ka na, diba? I'm sure yung mga upline mo, mga grand upline mo, ina-assist ka, tinutulungan ka, huwag na tayong kumbaga maging tamad. Diba? Yung mga upline mo, ginaguide ka nila para lumakas din yung sarili mong grupo dito sa negosyo natin. Walang i-advise ang upline mo na mali dahil ang gusto niya, lumakas ka kasi pagka lumakas ka sa negosyo na to, ibig sabihin, lalakas din siya. Diba? Para naman doon sa mga kumikita na, yung kinikita natin na average lang, na okay lang, kulang pa yan, may isasagad pa yan. Diba? Kailangan lang seryosohin mo pa ng todo. Kailangan lang bigyan mo pa siya ng time. Kailangan lang meron pang mga strategies na dapat kang matutunan at dapat lang i-apply. Nandito ka na sa napakagandang opportunity. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataon. Tama. At para naman sa mga kumikita na ng malaki, congratulations dahil lahat ng pagod at hirap ninyo really paid off. Diba? Kumbaga, mas lalo na ngayon na nasa pandemic tayo, mas lalong na-appreciate ninyo yung negosyo natin ngayon. Pero yung position ninyo ngayon, mas challenging siya. Kasi nga, nasa tuktok na kayo, ang challenge ngayon, paano ngayon ninyo i-maintain? Diba? Na nasa itaas kayo ngayon. Yung income natin, ilagay natin sa mga bagay na magpuproduce pa na magandang income or magandang investment. Diba? Ayan ang pag-aralan natin na maigi. Diba? So, siguro tapos na, Butch, yung ano ko, yung PowerPoint presentation ko na sharing ko sa ating mga kauno. If Boss William, questions, concern, okay lang, let's proceed. Yeah. Boss William, excite us about the man, the future of Uno. What should we expect? Sabi ng lahat, and of course, with all your advices, we do promise kami, mga leaders, mga mentors na magabayan lahat to take action, sabi nyo nga, to apply yung mga natututunan palagi. Now, excite us naman for the next months and years ahead. So I'm sure, pretty sure, Boss William, aside from kaming sinasama nyo kami na leaders ng mentor sa meeting, lagi naman kayo nagbi-meeting ng board of directors, bigyan nyo lang, pasilip nyo lang kami sa inyong periscope. Ano ba yung ano natin? Tatahaking landas in this new normal. Ayun, ang maganda ngayon, ano, actually, bago pa nag-new normal at pumasok itong pandemic na to, naka-setup na actually yung system natin dahil tinitingnan nga natin, ang direction ng negosyo natin is talagang nasa online na talaga. Tama. It just so happen lang na pumasok itong pandemic na to, kaya yung Uno Shop natin at yung system natin, mas lalo lang natin in-improve at finastrack natin yung innovation at yung mga dapat pang inagdag. Kaya nga, maganda ngayon dito sa negosyo natin is yung sistema nakaready na siya. Kailangan lang i-adapt ng mga members natin, ng mga leaders natin. Diba? Karamihan, na-notice ko ah, karamihan nakafocus lang yung iba sa binary. Kung ako ang tatanungin ninyo, mali ho yun. Bigyan ko kayo ng example. Ikaw, nakatutok ka sa binary. Kung ako ang nagne-network, hindi lang ako nakatutok sa binary. Nakatutok din ako sa Unilevel, nakatutok din ako sa Uno Shop ko. Kung ikaw nakatutok ka sa binary, ako nakatutok sa dalawa. Diba? Ano kaya eventually yung mas malaki ang resulta natin? Simple lang, common sense, syempre. Ako, bakit? Kasi nakatutok ako dun sa dalawa na pwedeng pagkakitaan ng malaki sa negosyo. Whereas ikaw, nakatutok ka lang sa isa. Tama? So, ang pinakamagandang gawin natin, dapat pinagsasabay natin yan. Pinagsasabay natin ang recruitment or sponsoring of new members
at ang ating selling of product through Uno Shop at duplication sa mga downlines natin. Napaka-importante ho yun na dapat maintindihan nating lahat. Hindi natin sinasabi na tumutok ka lang dito sa Uno Shop. Hindi rin natin sinasabi na tumutok ka lang dito sa binary. Ang sinasabi natin importante na ma-maximize mo, lalo na ngayon, mas madaling gawin ng negosyo, tumutok ka sa dalawa. Dalawa silang tutukan mo. Dahil ang maganda rito, itong Uno Shop natin is, kumbaga, system na siya eh. Automatic na nga lang yan, meron ng sumasagot eh. Di ba? Andiyan na lahat yung information. Gagawin mo na lang, i-implement mo na lang. Alam mo kung saan ako exciting, Butch, ito darating sa ating sales rally sa awarding. Yes, boss. Una-una, syempre, excited ako doon sa mga makakakuha ng profit sharing. Oh, napakarami niyan. Diba? Pangalawa, excited ako doon sa mga maa-awardan sa Unilevel natin. At excited din ako sa kauna-unahang mga top Uno Shop earners natin. Yes. Diba? And lastly, excited ako sa pinaka-mataas na award na pwedeng makuha ng isang Uno member distributor. Ano yun? Sino-sino ang mga bagong Uno icons natin. At ang bigyan ko kayo ng balita, pahapyaw, ang Uno icons natin at dagdagan. Medyo dumami dahil may mga nakapasok na mga international. Wow! That's pretty exciting, boss. Oo. Pwede nyo ba i-reveal? So, ang maganda rito, no, mas lalo pang ini-improve ngayon ng company yung system natin dahil whether we like it or not, pagka nasanay na tayo sa system na to ng new normal, di ba? By 2022, even if bumalik na tayo sa normal at wala ng pandemic, mas gugustuhin pa natin yung ginagawa na natin ngayon dahil mas convenient siya. Dahil mas advantage sa'yo, sa oras at lagi mo pang kasama yung pamilya mo at nagagawa mo pa yung mga bagay-bagay na ine-enjoy mo. Mm-hmm. Diba? Alam nga naman, bumalik na naman tayo sa dating pinagdaanan na natin. Diba? Alam nga naman, naka-cellphone ka na, babalik ka pa sa pager. Hindi na applicable yung ganun. Hindi na logical. Tama. Okay, we have to understand mga kauno, by 2022 na wala na tong pandemic na to, back to normal lang tayo lahat, pero yung negosyo natin, hindi na babalik sa normal. Digital pa rin lahat yan. Lahat ng activities natin, nandito pa rin ngayon. Ganito na tayo lahat. Diba? Yan dapat ang tamang mindset na dahil yan na yung ginagawa natin ngayon. Hindi na tayo babalik pa sa dati pa. We have to understand it and we have to adapt on it. Diba? Kaya naman tayo as a company, yan na yung direksyon na tinitingnan natin ngayon lahat. Diba? Kaya nga, ito ngayon, no, nag-hire tayo ngayon ng bagong e-commerce manager. Wow. Diba? Nag-hire tayo ng bagong e-commerce manager dahil, kumbaga, nasa digital na lahat ngayon talaga ang opportunity. Kaya i-improve pa natin ang i-improve yung Uno Shop. Diba? Grabe. So, yan ang tinitingnan natin. And of course, mas marami pa mga incentive. Kasama na dyan yung mga travel incentive na gagawin natin. At ito pa, muntik ko na makalimutan. Diba? Mas lalo, dahil digital na nga tayo, mas lalo natin padadaliin ang paggawa ninyo ng negosyo natin. Diba? Dahil kami sa management, together with the mentoring team, kasama sila Butch, iniisip namin paano mapapadali sa inyong mga distributor ang paggawa ng negosyo. Kaya naman, pati ang paggawa ng video at pag-prospecting mo, paggawa ng video, ginawa na namin. Tama. Gumawa kami ng mga videos na magagamitin yung lahat sa pag-prospect ninyo. May prospect kayo mga pulis, mga sundalo, regular empleyado, may video kami dyan. May prospect kayo na OFW, may video kami dyan ginawa. May prospect kayo na estudyante, may video kaming ginawa dyan.
May prospect kayo na negosyante, may video kaming ginawa dyan. At yung video na yan, i-customize natin, pwede nating ilagay yung mga logo ng mga grupo ninyo, yung mga branding ninyo. Hindi lang yan. Meron din kaming ginawang video ng marketing plan para yung video na rin na yun, professionally done. Yun na rin ang gagamitin ninyo. Meron tayong pang-uno lokal at syempre meron tayong pang-uno premier. Yes! Meron din tayong video na, kumbaga, after sign up, what to do next, may video rin tayo ng ginawa. So lahat na ginawa na natin, sabi natin, may system na. And yet, pinapaganda pa ng pinapaganda para mas lalong dumali sa inyo. Kaya ang kailangan nyo na lang is action. Yung side nyo na lang. Implementation. Yun na lang ang gagawin ninyo. Ito mga videos na to, makikita nyo to next week sa ating sales rally. Ang ganda sobra. Diba? Nakita na to ng mga mentoring team, napanood na to sa mga meeting namin, pinapaganda namin ng sobra. Para pagka lumabas to, sigurado. Diba? Kaya mas lalong mapapadali talaga ang negosyo natin. Diba? Agree ako, boss, na sobrang ganda. Kasi yung you know, yung level of standard nung nandun sa core group na nag-meeting for this, the great minds that, you know, that combined the, ano, tag dito, yung mga brainstorming natin ng ideas, talagang sobra. And critical critics talaga. So yan, alam naman ni Boss William, lalong-lalo na kaming mga nasa nanggaling sa multimedia na background, talagang mabusisi pagdating sa kanya. Kaya nga, it was not even an exaggeration on the part of your dear president na sabihin sa inyong napakaganda talaga, kasi kumbaga lahat kami dun bully in a way, no? Pagdating sa things that we have to deliver to make our business easier. Boss William, we are super, super, mega, hyper excited talaga sa sales rally. And gusto ko lang banggitin sa sinabi nyo kanina na yung pagsabay ng network and e-commerce or yung Uno Shop or yung pag-direct sales. Kasi I would like to congratulate and a big salute to Joseph Salonga who set an example for that. Kasi nag-total siya ng almost 1 million combined income. Tama. Isa si Joseph Salonga sa magandang example, ano, na makikita ninyo, doable naman pala siya. Nagawa niya, napagsabay niya yon, ang laki ng income niya sa yes. Uno Shop, di ba? So, kumbaga, napakaganda ng Uno Shop dahil doon sa mga hindi nakakalam about Uno Shop, marami rin dito, I'm sure, ano, hindi mo na kailangan ng inventory ng product. Company na, inventory na ng company ang ibibenta mo online. Tapos company pa yung magbabalot, company pa magdi-deliver. Tapos yung commission mo, ipapasok na lang yan sa account mo. Ganon kaganda ang Uno Shop. Tapos sasabayan mo ng networking, tapos sasabayan mo ng Uno Shop, edi mas malaki ang income mo. Tama. Mm-mm. Mm-mm. Oo, yun, na kayang-kaya naman because we are able naman, Boss William, to set a lot of meetings and schedules every day dahil wala na ngang sasagupuaing traffic or travel time. Kaya definitely mamanage lang yung time, magagawa namin po yung inyong vision para sa amin. So napakaganda pakinggan, no? Kahit na sobrang mga kauno, successful na ng uno ng ating mga, wag na tayong real talk na rin ako, kahit na sobrang successful ng board of directors, pwede na silang mag-relax sa totoo lang kasi nandiyan si Boss Gary. Boss Gary, maraming salamat talaga at di ko nababanggitin yung mga alipores mo dyan, if I may use the term, dahil hindi talaga, pwede na silang mag-relax. Ako na nagsasabi sa inyo, I don't know if this is the right time to say this, but I think para mas ma-appreciate nyo yung passion because ni Boss William at ng kanyang dalawa pang partner sa negosyo. Kasi imagine nyo na ba nag-set pa ng, hindi ko na malayan, tatlong oras na tayo maigit mga kauno. Diba? Nabalitaan ko pala, kaya lang tayo nabawasan ng kokonti, naubusan lang ng load yung iba. Pero ang ginawa, ni-live nyo sa, para alam nyo boss ha, hindi tayo technically nabawasan ng audience kasi ni-live nung ibang grupo sa page nila na secret. Nag-gets niyo boss? So naka-secret sa group nila, walang ibang nakakapanood kundi sila-sila rin lang through their Zoom kasi nauubusan nung data yung iba.
So technically, baka nga lagpas pa tayo ng 2,000 ngayon. Kasi member ako ng dalawang group. Nagulat ako, ba't nandun yung mukha ko? Sabi ko parang ano yan? Uno live ko ba yan kanina yung palang? Galing! Saludo mga leaders, ang bilis nyo talaga. Yeah, bilis nyo talaga kumilos. And to think, Butch, ano, almost 12 midnight na. And then yung viewers, ay hindi pa kasama yung mga madami pang viewers sa isang ano lang, sa isang screen lang, is nasa almost 1,600. Yes, parin. Boss. Di ba? Talaga nag-stay sila. Maraming salamat mga kauno, and I hope I have shared a lot with you tonight. And I have mentioned a while ago, kailangan lang talaga is yung application. I-apply natin whatever learnings ang natututunan natin sa ating mga mentors. I-apply natin. Application lang talaga ang kailangan natin gawin. Tama po. At batiin ko na rin, Boss William, yung mga kauno natin. Hello sa inyong mga nasa private groups. Na ano, kaya thank you for staying. Ha? And yes, napakagandang. Tingnan nyo naman yung mga apply nyo, gumagawa ng paraan para maging convenient talaga sa inyo. Kasi Boss William, it saves a lot of data in a way pag nasa Facebook kasi. Kasi libre yung Facebook eh. So yun, kaya nandun sila. Batiin mo lang sila, Boss William, para hi ka lang doon sa Facebook ngayon. No, sa mga viewers natin sa Facebook, sa mga kauna natin, maraming salamat for kumbaga, watching and listening to us up to this time na 12 midnight na. And sana makatulong sa inyong lahat. Gusto ko na rin batiin dito, Boots, ang ating mga Uno Riders. Diba? Yung mga kasama natin na mga nagmumotor. Ayan. Yo, sila Simon, sila Raymond Lumabad, sila Doc Elwin, sila Edge. Ayan, puro mga Uno members lahat yan. Tomorrow, may ride sila maaga. Hindi nga lang ako makasama sa Subic sila, yung iba. Mm. Since binatay mo na yung Uno Riders, batiin ko naman yung Bordados. Applying Billy, applying Raymond, applying Warren, applying Michael Chan, applying Joseph, applying Nikolai. Sana wala ako nakalimutan yung mga... ng mga ano, mga solid brothers. Kung may nakalimutan ako, let me sorry ah. Kasi nagpapatong-patong yung mga ano, yung gusto kong gawin sa closing natin ngayong gabi. At syempre, Team Supercharge, congrats sa inyo. May bago kasing pumasok na naman na top earner sa grupo natin, Boss William. Congrats sa inyo, S4S. At sa lahat ng grupo. S4S daw, hi daw, sabi ni Boss. Mga S4S dyan, hi. Yo, wala na. Sorry boss, na-stroke na. Nahimatay na yung mga yan, sigurado. At syempre dun sa ibang grupo, na lahat naman kasi kaibigan natin, Boss William, no? Mga ka-chat natin. Yung iba nga, sinasama tayo sa group chat nila. Saludong solido sa inyo na unexpected. I know a lot of you na hindi okay nung old normal, as in, nandun siya, committed, yung integrity boss nandun, yung pagmamahal sa kumpanya at sa grupo nandun. He was there all the time. He never quitted. Hindi siya tumigil, Boss William. Yung pala, God's timing is always perfect, you know? So, nung nag-new normal, eto siya ngayon. Boss, may mga tao, I will not mention name, and I'm sure, alam nyo naman at siguro to, may mga tao na kinain niya literal yung income ng mga kasama niya sa grupo nung nag-new normal. So, dati, tagapalakpak lang siya sa Great Hall. And most, banggitin ko, sige nga, yung isa dyan nag-chat, alam ko, nandun sila lagi sa training namin, Boss William. Nandun sila, hindi masyadong kumikita, gutom nga palagi. Si 7-11 lang. Ngayong new normal, nag-average sila ng 50,000, 70,000 every week. Mga kauno, I'm not even exaggerating. Kaya nga, grabe talaga. Congratulations sa mga members natin na ganun. Ano? Yan yung mga tinatawag natin talaga na nag-adapt sa sistema. Kaya nga, kailangan talaga mag-adapt para makita mo talaga yung income na hinahanap-hanap mo sa negosyo natin. Ilan talaga yung kumbaga, kailangan gawin. Hindi, wag tayo maghintay na babalik kung kailan babalik, tsaka tayo hahatang ulit. Hindi yung ganun. Maling yun na mindset. Diba? Diba? Kung ano yung sistema na ngayon, na new normal, yan ang dapat aralin mo. Yan yung dapat mag-invest ka. Kaya nga sabi ko, kung masipag ka, alam mo, tatrabahoin mo kahit iutang mo pa yan. Diba? Sigurado mababayaran mo yan. Oo po, yes, Boss William. Nga pala, nakalimutan ko pa. Yun nga, si Applying Ray ng Bordados, si Applying Jojo Sagaran, si Applying Jay Escobar,
Ayan. Apply na Akron Batak. Yan, yan. So, hello sa inyo. Now, Boss William, kanina kasi napunta tayo dun sa... Ito, tatapusin natin na sobrang solid, no? Yung passion nga na sinasabi ko sa inyo, yun nga mga ka-Uno, kaya kaming mga leaders, mahal namin si Uno at lalong-lalo na yung mga may-ari at management. Kasi yun nga, hanggang ngayon, is nandyan sila to guide us na... Actually, hindi naman sa pag-aano mga kauno, nakikita nyo naman, nagpo-post kami ng mga pictures ng meeting. Kaya namin mag-meeting ng kami lang nila Master Willard, nila Idol Jericho at saka yung top leaders nang wala sila Boss William. But si Boss William nandoon talaga palagi to guide, to guide, to guide, to guide. Now my question is, Boss William, we want your purest answer, but medyo may idea na ako kung paano nyo maano to. Saan ang gagaling yung passion nyo? You are very successful. Lahat pwede nyo nang gawin, literal. Kaya siguro hindi pa ako yumayaman ng katulad ninyo kasi ang nasa utak ko, pag umabot ako sa lugar nyo, magbabakasyon ako sa Europe ng 2 buwan. You're very successful. You have a healthy, happy, loving family. Diba? You have your friends around you. You have us around you. What drives you every day? Saan ang gagaling yan? Yung passion mo na yan? Siguro yung ano no yung gusto mong yung willingness mo na tumulong at ma-experience ng karamihan mo na kasama mo sa trabaho yung na-experience mo kung ano yung nasa isipan mo na gusto mong i-share sa kanila na maintindihan din nila at ma-realize din nila at whatever success na experience mo ma-achieve din nila. Yung sabi nga na yung mas marami kang tao na matulungan is yung blessing o yung karma, yung good karma, yung balik sa'yo. Diba? If I remember it right, yung sabi nga ni Zig Ziglar, diba? You can have everything in life you want if you will just help enough other people get what they want. Diba? Tulungan mo yung mas maraming tao sa ilalim mo. The more na mas maraming tao sa ilalim mo, natutulungan mo na makuha nila yung pangarap nila, automatic yan ang pangarap mo. Sigurado, nalagpasan mo pa. So nakita nyo na mga kauno kung ano yung pwede natin gawing motivation, drive, you know, every day to be as, you know, passionate as Boss William. Last question mga kauno. Because sobrang punong-puno, wag lang tayo mag-information overload. And this is the title of our episode for tonight. This epic episode for tonight. This will go down in history, I think, as one of the best na Uno live natin. Sa dami ng klase ng Uno live natin. Boss William, to sum it up, and if you can add more, what does it really take to be an excellent network marketer? Sa salitang kanto o ginagamit ngayon sa online, how to be you po? Napaka simple lang, parang sa akin ano lang, kumbaga IQ lang, common sense. Common sense. Pag alam mo, pag may common sense ka, automatic, ano yan eh, in-apply mo rito, automatic magiging successful ka eh. Di ba? Common sense. Yung common sense na nagti-training ka, syempre, kailangan i-apply mo. Common sense yun eh. Alam ka naman yung training ka ng training, baliw na baliw ka, pero hindi mo naman ina-apply, eh, parang may mali doon. Di ba? So, kailangan lang talaga. Kaya pag alam mo na may common sense ka, masipag ka, di ba? Hindi kailangan maging matalino. Hindi kailangan extraordinary ka para maging successful ka rito sa business. Tandaan ninyo, yung mga nag-e-excel sa atin sa negosyo natin, Ray Potesta, dating security guard. Rose Ann Malubago, dating yaya. Di ba? Kumbaga, Lalaine Endaya, dating balot vendor. Warren Trinidad, dating messenger. Diba? At napakarami pang iba. Ang dami. Diba? Ibig sabihin, ang pagiging successful dito sa negosyo natin
is walang kailangan extraordinary talent na meron ka. Ang kailangan mo lang is common sense at saka yung action, yung sipag, yung consistency. Tama. Diba? Malinaw na malinaw sa lahat. Pagka tiningnan mo lahat ng mga nag-e-excel sa negosyo natin, these are ordinary individuals. But right now, they are extraordinary individuals pagka pinag-usapan ang kitaan. Walang special na grad na lawyer dati, doctor dati, ng MBA, ilang kurso yung tinapos, di ba? Summa cum laude, magna cum laude, wala po, titinan mo nga eh. Di ba? Nang galing talaga sa mabababa, halos lahat. So ibig sabihin, pagka nakita mo yun, napatunayan mo yan, ibig sabihin, doable pala yung negosyo. Pwedeng-pwede pala mangyari rin sa akin. Diba? Ano lang yung ginawa nila na dapat mong alamin? Eh, simple lang naman yung ginawa nila. Diba? In-apply ang common sense, tapos sipag, tiyaga. Diba? Patience. Diba? Persistence. Diba? Consistency. Diba? Ganun lang. Tama. Agree. And if you can mention, Boss William, to end this with all the must do or the characteristic or attitude ng isang magaling na networker, if you can only choose one, since uno naman ang pangalan ng negosyo natin, and itong word na to would best describe you, what could it be? Ano ba yung anong salita yun? I would say siguro consistency. Ako agree. Agree ako, boss. Consistency, yeah. Kasi from the very start as a networker, 21, 22 years ago, up to present, even if isa ako sa board of directors ng UNO, kung ano yung effort ko dati, ganun pa rin yung effort ko ngayon. Agree. Even sa trabaho, sa pagmamanage ng business natin, ng company ng UNO, nandun pa rin. I would say that is the best word for me. Agree ako kasi, Boss William, sa hindi pera sa nakikita ko, ano, yung sa times na relax kami ni Boss Herbie, nagkikwentuhan about life and what not. Pag tinatanong ka, kumusta si Boss William? Ay nako, yung partner ko sobrang sipag. He would often say that, inconsistent din siya doon. Never siya nagbago. It's like 10 years ko nang natatanong sa kanya yan, gulatan lang. Lagi niya sinasabi, mga kauno, na si Boss Wildown daw sobrang sipag. Yun ang lagi sinasabi sa akin ni Boss Herbie. Kaya ako naniniwat, mga kauno, malinaw na kung anong gagawin natin. Consistency. Capital C lang talaga. Boss William, buti pinaunlakan mo ako dito sa aking programa, Uno Idols, sa New Normal. At gusto ko lang, may nagpapa-special mention, direct ko pala. Janus Pinka, hello. Magandang araw sa iyo. Hataw na tayo. Sa inyo, mga kauno, lahat ng grupo, saludo talaga. May isang nga nag-Facebook Live sa ano ngayon, tinignan ko habang nagsasalita si Boss William. Nasa 300 silang nandoon. Private group. So grabe kayo. Para tayo nag-sales rally. Kauno, mga kauno, lagi niyang isipin, pag nasa uno ka, ang Pasko laging maaga. Tama eh. Diba? Kita niyo naman, as early as 2 weeks, 3 weeks pa lang, ang dami ng mga kauno, kumubra na ng mga cheque sa kanila. Ngayon pa lang, kahit mayroong pandemic, di ba? But because of the amount of income na nage-generate nila, di ba? Hindi nila nararamdaman. In fact, yung iba nga, mas lalo pang lumakas ngayon kung kailan merong pandemic. Kaya, ang gawin mo lang talaga is talagang trabahuin na lang talaga. Makinig sa upline. I-apply lahat ng trainings. Yan. Thank you so much, Boss William. Regards kay Ma'am Donna and the kids. God bless your family. Stay safe always, boss. And very, very happy kaming mga leaders kaya nakakagulo kami sa group chat na we are thankful really, really from the bottom of our hearts na we love you so much in a way na parang hindi na namin maintindihan nga minsan why we look up to you so much and napapamana namin yan sa next generations of leaders, the respect and of course the godly
the godly way of, you know, of looking up to you, yung ganon. You symbolize really strength for us. Para sa akin kasi yun eh, number one, you symbolize strength and hope for me and for my team. And I could speak in behalf of all the other teams na yun talaga, amidst all the, you know, yung mga descriptive words that we can say right now, you are very, very strong and we need a strong leader, especially sa panahon po ngayon. And ngayon lang gabi, lalo kaming nakakampante, to be honest. Nakakampante kami na, you know, tama yung gumagabay na nahumahawak sa amin. Tapos alam namin na may mas malalak, may malaking kamay na nakahawak sa atin, ang ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, kahit hindi ko sabihin sa inyong kumapit, talagang madadala po kayo, basta huwag ka lang titigil. Dadalhin namin kayong lahat patungo sa tagumpay ngayong new normal. Hindi po 14 years si Boss William. That's the only thing that I will correct Boss William sa dami niyang sinabi. Ngayon ko lang ito gagawin. Tayo po ay nagsimula lang noong March 16. We will be celebrating our first anniversary ng March 16 of next year, ng uno sa new normal, new leaders, new faces. Tapos na yung practice. Hinarap natin yung virus. Sinagupa natin yung maliliit na lindol na nadanas natin. Sinagupa natin yung maraming bagyo. At itong mga nangyayari ngayon na naman na mga bago, when it comes to politics, lahat po yan ay pinagdaanan ni Uno at lahat yan na ina-overcome natin. Again, thank you everyone for staying. May next days to come will be full of activity, sabi nga ni Boss William. Let's step it up a notch. Let's work harder and be consistent! Good morning, mga kauno! Thank you, guys! Thank you. Maraming salamat. Boss, maraming salamat din. Thank you po!